Hello! Welcome po sa day 2 namin ng Crossfire Masters final final event po natin ngayon. Ako nga po ulit si R2G. I'm 02. Yes, and yeah, welcome back na. Welcome back nga, and grabe yung bakbakan natin ngayon, no? Oo, excited na excited ako. Mm. Kasi may mga big names, at syempre may mga yung diapan tayong mga team na makikita tayo ngayon. Oo, so, first match natin, Ralph, it's going to be Gaon Gaming 2. Oo. Versus SGJ. SGJ. Former Philippine team, SGJ. Yun. At ito yung maganda kasi sa nangyari. Mm-mm. Okay, SGJ, alam natin, recently parang nasa, ano sila eh, slump. Yes. So, nasa slump ang SGJ at yung Gaon Gaming 2, kahapon nakita natin na tinalo nila yung current Philippine team. Mm-mm. Which is Pacific Macta. Mm-mm. At ito, excited akong makita anong klase ang dadalhin na Gaon Gaming. Alam mo yung anong klaseng strat ang nakanda nila. Mm-mm. Against SGJ. Mm-mm. Ito na may SGJ, nanood kaya to. Mm-mm. Kahapon gumawa feeling ba? Ko naman. Alam mo to, gumawa ba ng research to? Mm-mm. Binan ba nila ang Mexico? Mm-mm. Diba? Kasi sa mga hindi nanood kahapon kasi yung Gaon Gaming team 2 naglaban sila ng Macta at nangyari sa map 2, Mexico ang pinili. Tapos nakuha pa ng Gaon Gaming team 2 doon sa kamay ng Pacific Macta, kaya that's one map that they got away from Macta. So, iniisip nga natin ngayon, sana SGJ, baban na talaga nila yung Mexico ngayon para no chance para talaga bumalik dito sa they need to. Mexico. Kasi nakita mo naman, iba yung Gaon Gaming na nakita natin. Mm-mm. Sa Mexico at kumpara sa dalawang mapa. Tama. Ibang-iba, di ba? Ibang-iba talaga. Pinakita talaga ng Gaon Gaming na kaya nila may pagsabayan sa mga top teams pagbaridan lang. Mm-mm. Diba kasi nakita natin yung map 1, love set yun. Ay, yun ba yung love set? Love set yun map 1, tapos biglang nanalo silang map 2. Ang tindi. So, bago muna yan, punta muna tayo dito sa schedule po natin. Ayun nga, week 1 group stage. Yun po ang nangyayari ngayon. Kahapon po, may mga games po tayo. Pero ngayon din po, is going to continue on with the group stage along with next week, June 3 to June 4. Tapos, kung sino man yung top 2 teams, ay top 4 teams, sila na mapapasok sa week 3 natin, which is yung playoffs na mangyayari sa June 10 to 11. Mm-hmm. Yes. So and yung playoffs, top 4 teams lang top yan. Top 4 teams lang. Oh. Tapos malamang semifinals. And then finals. And then finals na. Ay, may grand finals pa. Ay, meron pa tayong battle for third. Battle for third, tama. And tapos at ito ah, Ralph. Plan daw yan. Anong plan? LAN. Ah, LAN. LAN, yes. Oh, wow. Yes, on LAN. Yeah. Alam mo saan? Pwede ba sabihin? Di pa yata eh. Di ba? Wag daw muna. Secret daw. Sisend niyo sa kamarito dito. Hintayin na nyo lang po yung announcement dito sa social media. Makakita nyo naman din po yan. So, ito po yung mga maps nga na linalaro. The available max nga. And pinapoint out nga natin yung inuusapan natin kanina, yung Mexico. Mm-hmm. Of course, yung Ankara compound sa Base Eagle, Eye of Black Widow, tsaka Port. And ayan nga na naman tayo sa prize pool, $20,000. That's a lot of prize pool. Nabi ko nga, di ba? Yeah, before, alam mo yung $20,000, that's international prize pool na. Napakataas. Oo, ngayon local at ano lang, parang qualifiers lang to. Yeah, parang seasonal tournament. Exactly. Diba? Yun, seasonal tournament lang. So, yun na nga. Ito yung top 8 teams nga natin ngayon. Kahapon nakita natin yung mga teams like Team Random, Pacific Macta. We even saw a Hydra Pro team. They had an upset win against Execration. Yes, I love that. So, ayan na nga. Ito yung mga teams ngayon. Tapos, Gaon Gaming Team 2. May laban sila ngayon. Kalaban nila, SGJ. Mm-hmm. Team Acceptance din. Lalaban na naman sila sa Execration. Both teams, they lost yesterday, no? Yes. So, that's going to be an interesting matchup between in group A, no? So, yes. Ito nga, Group B, Hydra. Group A rather, Hydra Pro Team, Team Acceptance, Team Random, tsaka Execration. Group B, Macta, Gaon Gaming, Herbie GT, and SGJ. Pero ano, itong group format natin, hindi yung parang specific lang na Group A maglalaban at specific lang Group B. So, mix and match pa rin siya. Mm-mm. Ganun pa rin yung ginawa natin. So, yung Group B, kung makikita nyo, makakalaban pa rin mga Group A at vice versa. Hindi. Ganun ba? Oh, I think yung Execration maglalaban. Ah, hindi nga. Hindi nga. Kala ko Execration Gaon Gaming 2 nga. Hindi lang. So, yung mga lalaban lang ang nasa Group B. Sila is Group A at Group B. Yes, sila lang yes, magrarambulan lang sa loob ng group nila. Tapos yung top 2 teams ang papasok. Tama, ayan. Yes, no? So, there's gonna be 2 teams from Group A, mm-hmm, and 2 teams then from Group B. Kung sino man yun,
papasok sila semifinals, lalaban sila, at sila may pumunta sa finals. And sinabi mo kanina, third place match, meron naman naman ulit. Oo, kasi iba pa rin yung price niya, eh, di ba? Mas mataas ang price ng third versus sa fourth, and then so on. So, ang maganda din kung malaman mo, tadansyan mo kung saan ka. May medal ba to ngayon? I think may mga medal or certificate naman yan. Trophy no? Yan? Trophy para sa panalo. Yung, ano, yung malaking cheque. Ayun! Nakakamis pagbit-bit ng malaking cheque. Maganda nga yun. So, tapos may kasama ka pang ano. Problema yun pagdating sa airport. Lala ka ba? Oh, che-check-in namin yun. Alright, so ito yung standing, ano, partner. Ayun na nga yung standings po natin ngayon. Ayun, inaayos na. Yo, so yung group stage, group A. Group A, makita natin dito yung number one team random. Di natin na-expect to. Mm-hmm. They were able to win 2-0 kahapon. That was a good game. Great game, yeah, especially second, nung map 2. Yeah, the second map. My oh, goodness. My God. Yeah. So, shout out to HK, man. Mm-mm. Yes. HK dun sa team acceptance. Mm-hmm. So, Team Random nga is number one. Hydra Pro Team, sila naman sunod since tinalo nila yung Execration. Tapos yung dalawang teams dito na sa ilalim, si Execration tsaka yung Team Acceptance. Yes. Malamang yung Execration mas mataas because they have a... they were able to take one map kahit papano and the round percentage of the wins is much better in their favor. Yes. Pero surprising pa rin yun, ha? Nasa baba ang Execration. Ito naman yung ating Group B. Mm-hmm. Pacific back na, syempre. 1-0 nakita natin kahapon. Tama. Parang dominating passion yung dalawang mapang panalo nila. Yung Mexico medyo ano lang eh, shaking talaga sila doon. Ngayon natin makikita more of Group B. SGJ makikita natin today and Herbie GT. Tama. Yan nga. Pacific Macta, SGJ, Herbie GT at Gaon Gaming. Oh, tatlo sila ngayon, no? Tatlong Group B makikita natin ngayong araw. Lahat ng Group B. Nalaban sila ngayon. Pacific Macta ba? Meron din? Meron din. Oh, lahat nga. Makikita na. Ay, Pacific Macta? Wala yata eh. Ah, wala nga. Wala nga. Kahapon pala yun. Ayan na. Ayan na nga. So, ayan din, meron. Macta versus Herbie. Yun na nga. So, ito nga po yung schedule po natin ngayon is Gaon Gaming Team 2 versus SGJ Gaming. Yun po yung match na mangyayari in just a while. Tapos yung susunod after nun, Execration versus Team Acceptance, yung dalawang wala pang panalo sa Group B. Maybe they'll find their win. One of them will definitely find the win here. At tapos yung last match po natin for today, exciting naman din to, Pacific Macta versus Herbie GT. Very exciting. I mean, yung tatlong matches natin ngayon, I'm excited to watch every single match. Kasi, ito, itong Gaon Gaming 2 versus SGJ, curious ako eh, anong gagawin ng SGJ sa nakita nilang Gaon Gaming 2. Tama. Doon naman sa Execration Team Acceptance, curious din naman tayo kung ginawang adjustment ng Execration versus sa mga may malalakas na style. Pero nakita natin sa HK kahapon. Napakalakas. Napakalakas, Diyos ko Lord. Hanggang yung tawag ngayon, mong, di ako makaget over. Yung tawag mong Michael Jordan, di ba? Ang Chicago Jordan. Bulls 97, 8? Di ba, kahit nung nagdadrive ako kagabi po, ang galing naman no. Sniper na yun. At syempre, Team Philippines versus Herbie GT. Mm-mm. At ito ah, sa third match natin. Yes. Kailangan respect. Alam natin malas ang, ano, ang Pacific Macta. Tama. They need to respect what can Herbie GT bring to the table. Tama. Kasi really nakita do. Natin maayos din na team ito. Mm-mm. So excited ako sa tatlong games natin. Sa, hopefully sila rin. Yung mga viewers natin excited din kayo. Yeah. Hopefully nga excited nga po kayo. So kung sino man yung teams na sinusuportan nyo dyan, i-comment nyo lang sa live feed namin. Makita din namin yan. And hopefully makita din ng pro players para mabigyan sila ng motivation, di ba? Ng, you know, morale boost pagdating sa mga games nila. So just keep commenting there and, you know, please join us in the community. So, ayan nga po, it's going to be the first match is going to be SGJ versus Gaon Gaming Team 2. And I mean, we're not yet going to the match. We're still going to have 2 minutes before that. And gusto ko tanungin sa'yo, ano expectations mo dito sa match? Bakbakan ba to? Close? Far? Malayuan? Well, one-sided stomp? Ano ba? Kasi ang SGJ and Macta, hindi nagkakalayo. Pag binan ng SGJ ang Mexico, so it's going to be 2-0. Wow! It's going to be 2-0 kasi hindi nagkakalaw yung skill level ng Macta. Siguro lamang mga tatlo, dalawang paligo ang Macta ngayon, sa ngayon. Pero if they're going to ban nga Mexico, it's going to be a comfortable win para sa ating SGJ. Okay. I believe so. Okay. Nakita natin yung 2 maps na ng mga tactical maps. Medyo may kahinaan sa tactical maps ang Gaon. Pero of course, hindi pa rin natin pwedeng itchapwer ang Gaon dahil ngayon firepower nila ay napakalakas din. Tama nga. Well, in speaking of Gaon Gaming, tingnan po natin ang roster nila. Ito na po ang Gaon Gaming Team 2.
Gaon Gaming Team 2. May Team 1 nga sila, but unfortunately, they got removed during the group stage. But Gaon Gaming Team 2, sila naman ngayon ang lalaro dito. Ito po ang roster nila. And sinabi mo nga, habang nagle-play yung video, naalala mo si Eloines, di ba? It was very impactful yung laro niya kahapon. Sa Mexico, no? Oo, napaka-impactful. Yung clutch. He got those clutches. Oh, he got those clutches. 3 clutches from Eloines kahapon. Oo nga. Actually. And nakita nga din natin sa KD tsaka sa KR niya, he is good for one at least. Pero makita din natin. Almost two for the KD. Si Jam, di ba? No, si Eloides. Ano? Si Jam. 2.15 eh. Oh, 2.15. Ito na eh. Wow. Gusto kong sabihin eh. Pero na-disable nila si Jam kahapon. They were able to, pero I remember nung pinapanood ko yung laro nila, Jam still got those initial pickups na medyo malakas talaga, and he's able to get those multi-kills. Eloines, yung maganda nga sa kanya, he was able to get those clutches na talaga where it actually mattered. But I feel like Jam was a big help then because he was also able to rack up the kills na kailangan talaga nila sa mapa na yun. Yes, so, yes. Yeah, pero yeah, we are going to take a look at me here with Jam, and as you are saying, feeling ko, Jam and Eloines, they would need to step up along with Lemon, of course, the sniper. Yes. Would need to step up in this game in particular if Gaon Gaming, kung gusto man nila gumawa ulit ng upset. Pero as you said nga, you know, SGJ, di nila to ibibigay. No, I think, sabi ko nga, itong mga toys that they're pro teams, itong mga SGJ, Makta, pag nakita nila yung strength mo, they're going to eliminate that. Tama. The problem with Gaon Gaming is, yes, makita natin, lahat sila, firepower-wise, malakas. Mm-mm. Nakita mo naman yung mga stats nila, di ba? Mm-mm. Kung barilan sa barilan, they will get you. Tama. Kaso, itong mga makakalaban nila ngayon in our group stage, yung mga tactical teams. Strategy. So, that's the problem with Gaon Gaming. I did not see any strategy from them doon sa mga tactical map. Ayun na nga. And firepower ang binibigay ng Gaon Gaming Team 2. But ang SGJ, nagbibigay sila ng strategy along with that firepower. At tingnan na natin ngayon ang roster nila. Here is SGJ. SGJ Gaming, sila po one of the best teams dito sa Pinas, no? And we are able to see here their roster consisting of Pronit, yung sniper nila, Cramp, Eevee, Yobib, si Etzibat, Zera. Nakita nga natin dito yung mga win-loss nila. They were able to get wins against Revo GT, Hydra Pro Team. Unfortunately, it was a loss, kaya napunta sila sa one more game against Questionad. That sila naman ang nanalo dito. Nag-play-in sila eh. Sa play-in sila pumasok. Tama ka nga. Alright, so itong makikita natin roster na to, I think this is the old roster. Mm-mm. Alam ko may bago na silang isang player kasi parang unavailable na si Batzera. And I believe na mas maayos sila ngayon. Parang nag-usap-usap yata, and I think they changed some strats. That's what I believe. And of course, kung makikita natin yung stats, the sniper is the... Well, is Pronit, he's my friend, but he's not doing his job right now. 0.91 is not enough for a sniper. Kailangan ni Pronit talaga mag-step up, lalo na sa kanyang sniping skill. Dahil kung papansinin mo, kahit tayo, di ba, nagtataka tayo, bakit hindi parang gumagana masyado si Pronit? Kaya dapat pag ganyan, si Mrs. Pronit yung nakaupo. Si Mrs. Pronit talaga. Diba, nakita mo ba yung APAC niya? Nung APAC siya yung sinub-in, unlakas din talaga niya. Unlakas si Mrs. Pronit doon. Pero ano, we were talking about Pronit. Pag-usapan naman natin ngayon si B-Boy. B-Boy, one of my favorite player dito sa Philippines. Kasi isa sa pinakabata yan. At makikita mo talaga, may future siya eh. It's just an emotional player. Kasi bata pa nga. Pero pag natutunan niya makontrol yung emotions siya, nakakatakot tong batang to. Ayun, nakakatakot din talaga ito. And makita nga natin dito sa mga KD at KR niya, 0.95, at least good for one. Almost good for one yan. Pag renowned up mo yan, good for one talaga good siya per round. Yes. Diba? So that's really good to know. And Yobib talaga, he would need to step up here along with the, yun nga sabi mo, si Pronit, yeah, diba? Pronit. The sniper. And
Since we were talking about yun nga, these two highlight players, but since you were talking about Batzera nga, they did add the new players, sabi mo nga, diba, for yes, the team ng SGJ. Nakita ko yung picture niya, si Ang. Si Ang ba yun? O, si Ang yung isa yata nila. Wala ba tayong prod yan? Basta makikita natin, I believe it's Ang. It's Ang, okay. Yes. Kung ganun nga yun, gusto ko pag itanong sa'yo, since may alam ka naman dito, do you think it's because may role issue ba sa kanila, or do you think it's because Batzera at the time couldn't do the job that he's expected to do? Ganun ba yun? Well, the losses that we saw from them, kasi natalo sila isa sa Quasinada, natalo sila dalawang map sa Hydra Pro team, mm-mm, it's because walang structure yung team. So they need someone who can make that structure, yung parang leader. Mm-mm. Wala silang leader eh. Mm-mm. Kasi kung papansinin mo, diba, lagi natin sinasabi, ba't dalawa yung flank nila? Tama. Dalawa yung lurk nila? Tama. Diba, napapansin mo, it's Batzera and Cramp. Laging nakahiwalay. Mm-mm. It's not gonna work like that. Kasi mm-mm, syempre, dalawang 1v1, dalawang 1vx, and then yung tatlong core nila. Mm-mm. Dapat usually yan is 4-1, kung gusto nyo, o 3-2. Mm-mm. Ang problema, na naghihiwalay si Batzera sa si Cramp. Wala silang leader. Wala kang silang leader. So, pag nilagay nila si Ang, mm-mm, magkakaroon sila ng IGL bigla. So, that's what I know about it kasi yun yung sinabi nila, okay, sa akin. So, now IGL. And sinabi mo nga kanina, Mexico needs to be banned sa side ng SGJ. Okay, yan. Maganda yan. And ginawa nila assignment nila. Oo nga. Napanood sila kahapon. Napanood nila. Pero yeah, makikita nga natin dito, Mexico ban. Good. Good sa side ng SGJ. Tapos may Black Widow pick coming out from Gaon Gaming Team. Tapos Compound, tsaka Eagle Eye. I love Gaon Gaming. This is the thing, Gaon Gaming, I think sila rin eh, ginagawa rin nila assignment nila eh. Mm-hmm. Diba, sabi nga natin kahapon, isipin mo, kung nakalusot yung Eagle Eye kahapon, natalo mm-hmm nila yung Macta sa Mexico, tapos nailusot nila yung pick sa Eagle Eye, mm-hmm, di natin alam anong mangyayari doon. Di talaga natin kasi alam. Kasi ito, I'm excited about this, Gaon Gaming pick Eagle Eye. Yun. Pero bago muna ng Eagle Eye, it's the map that palagi natin nakikita. Lagi natin nakikita? Oo, compound. Halos every match may compound. So, I mean, okay lang naman. So, ito na ba yung bagong pick? Mapa ng Pinas? Oo, ito na yata yung bago ah. May satellite na pala dito? Oo. Madami, no? Madami pala eh. Okay, pag-usapan natin to. SGJ... isa sa favorite map nila to. Malaas dito si Yobib. Mm-mm. At isa pang player to watch sa SGJ, it's Eevee. Malaas din yung batang yun. Nakita natin sa APAC kumagawa rin. Nanood tayo, di ba, ng Gaon Gaming Team to ng maglaro ng compound kahapon, di ba? Oh, medyo atlos sila eh. Especially yung defensive side nila, di ba? Oh, yeah. No. The attacking side sila. Attacking side. Yung kanilang defensive side, parang kahit pa doon sa yata sila kumuha ng dalawang score. Mm-mm. I think it was 10-3, 10-4. Ay, it was 10-4. Nalalo ko nga. Tama. So, 2-2. Parehas silang, parang atlos sila actually sa tactical maps. That's what I can say. Kung nanood sila kagabi nung ginagawa nila, they can fix some things. Siguro, may, baka makascore sila ng magaga. Mm-mm. Ang condition for them to win, maunahan nila ang SGJ. Pag naunahan nila SGJ, yan, magkaroon ng pressure ang SGJ. Yeah. Kasi lalo na nga, bago yung isang player nila, baka magkaroon ng parang conflict sa map play. Mm-mm. So ang isang condition natin for Gaon to take this is yes, win map 1 and then yes, win their map pick. Wag nilang papapuntay sa map 3. Yes. Yes. So dapat map 1 unahan na nila SGJ. Pag naunahan nila, hopefully magkaroon ng conflict sa mga plays. Mm-mm. Kasi nga bago lang yung isang player nila and then kikapitalize nila yung nangyayaring conflict na yon. Tapos kunin nila yung map 1, map 2 they need to secure that. Okay. Pero based off yung sa mga napanood mo, in regards of SGJ naman to, would you say na yung mapa ng compound, would you say na planchado ba sila sa mapa na yun? Or do you think last time mo sila nanonood dun sa compound, parang medyo magulo pa sila dun? No, last time na napanood natin sila, tinalo nilang Vietnamese number one team. Ayun, sa compound? Sa compound. Yun. Pero si Miss Prodit na naglalaro. Ayan. Yan. Yun yung problema eh. So, Mr. Prodit, time to fill up that shoes. Ayan na nga. Pero eto na nga, time to fill up the shoes kasi nagsisimula na ating laro dito dahil dito sa BPLRs may mga laban na nangyari. Cramp, Charles with the trade. Now it's gonna be down to a 4-on-4. Para from both teams and it's going to be a slowdown na naman ang gusto nang gawin dito. Great pickoff coming out from both teams. Mm-hmm. Now ngayon, slow it down, gather lang for information and they do want to take a little bit of mid control dito galing sa side, no? There you go, you can see SGJ Ang, that's a new player. Ayan na nga, ayan yung IGL ngayon. So they needed someone
to command the whole team para magkaroon ng discipline, magkaroon ng structure. So that's why they hired Ang to be their IGL. Okay. Well, nakita nga natin dito, and let's see if it will make a significant difference nga, no, for the team of SGJ, Solid Gold Jewelry Gaming. Makita natin dito, dalawang miyembro sa side ng GG2 ang gustong pumasok dito sa A site, no. But may dalawang tao din dito sa mid. So, baka may split na silang gustong gawin. Pero pag sinabi ko yun, nakita sila at magbaback na sila. Regroup daw ang sabi at may mid-hit silang gustong gawin dito. Pero kung gusto na gawin to, may isang nakabantay dun sa entranceway ng air. Kita sila, Eloines will be the first port of contact. Pero si Ang, ang ganda ng trade-off ng ginawa niya. Pero Eloines, nakahanap din siya ng isa. Now it's down to a 3-on-2 situation. EV, may onteng damage na nakuha niya. Bomb will be planted. It will go down to a 2-on-3 retake situation. Mahirap to para sa side ng SGJ, si Pronit. At least, nakahanap ng isa dun kay Brett. Now it'll be a 2-on-2. Time is dwindling down. 27 seconds na lang ang naiwan dito. Ang ganda ng defensive setup na ginagawa dito ng GG2. Malalaman ba nila? Hindi, because they were able to get the kills that they need. That's a nice crossfire. At ito nagbago. Napansin mo sa Gaon Gaming ngayon, after nilang makakuha ng initial pick, kahapon kasi, kahit makakuha sa initial pick, wala silang gusto gawin. Wala. Ngayon makita mo, nagsama-sama sila and they committed to the mid-pick. Tama. Diba? So, may binago ang Gaon Gaming. Naging committed na sila eh. Hindi na sila natakot mag-commit. Di kagaya ng madaming tao dyan. Kahapon parang nakatambay lang sila eh. Ayaw. So, right now, pero yung SGJ may plano din sila at yun ang sinasabi nilang labanan natin sila sa pillars kasi apat ang nakuha nila dyan. Naiwan na lang dito si Brett. 1v4, mahirap to para sa'yo. Tapos wala pa sa kanya yung bomba. Nako, and SGJ should clean this up. Low HP na lang dito si Brett. Sure, nahulog nga si Pramp. Pero ano ba pwede mong gawin dito? Wala masyado. Oh my God, nakahanap siya ng dalawa. Okay, ayan. Okay. Yeah. Expected naman din. Good cleanup dun galing kay Yobi. Yes. Yan yung isang problema ko sa SGJ. Pag mag-isa na ng kalaban, sinusugod nila eh. Misa naubos pa sila. Muntik na, no? The discipline. So, Ang needs to, ano eh, to control that. Kung saan yung leader back nila ngayon, he needs to control yung discipline ng team. Tama ka dyan, Lemon. Ayan, that's the upper that they needed. Now, sa side ng SGJ, no, wala na din si Pronit. Wala na ding sniper galing sa side nila. And magandang pick-off yun para sa side ng Gaon Gaming. Mm-hmm. Pronit is now down. Tapos makita natin dito sa si mapa. Si Kram yung gumagawa ngayon, no? For Prags, for SGJ. Yan yung pinakamatanda nilang player ngayon. Ilang taon na ba yan? Ganito na lang. Naabutan niya ako. Ayun. Veterano, sabihin natin dyan. Muntik na. Mahulog si B-Boy dun kay Lemon. But unfortunately, the shots didn't connect exactly where he wanted it to hit. May mga flash grenades na nangyari dito. Utility trading na nangyari dito sa mid-side. Pero mukhang tatlong miyembro ng GGT gusto pumasok dito sa A-site, dito sa entrance. Andito si B-Boy eh, no? Pero wala siyang buhay. Wala nga siyang buhay. Wala siyang buhay. Mahirapan siyang stop to. Let's see. Si Eevee. Ako, delikado yung Gaon Gaming dito pag tumama na tumama si Eevee. Tapos may smoke grenade pa ninabas dito. Ayan, dahil dyan, respeto nila yung smoke grenade, babak sila. That's a nice call, actually. Yes, pero si Lemon, two pick-offs na ang nakuha niya dyan. And that's really good para sa side ng Gaon Gaming team too. Pero si, at least si Ang, nag-pick up din ng dalawa para sa team niya. Yan ang sinasabi mo, yung bagong pick-up ng SGJ is performing as he needs to be. Nawala na dito yung smoke sa A hit. GG2, may chance sila para pumasok dito. Pero mukhang ayaw pa din nila. Mukhang may onting hesitation ito din yung, ang ginagawa ito yung, nila dito. Ito yung kinatalo nila kahapon. Oo nga eh. Yung sobrang bagal nila. Hesitation. Ayan na yung rotation. Nandiyan na si Kram. At ayan, oo nga. They mukhang know, dalawa na dito. Dino napapasok dito sa iyang kalaban. Pero may onting flank na nangyayari dito. Kasi ang nakuna, si Jump na nakakuha ng isa. Alam na nila kung nasa si Ang. Low HP na din siya.
Habulin ba nila? Hindi. Kasi may grenade at pinopcorn na lang siya. Now down to a 2-on-1 situation at the cleanup na lang din yung jam. Okay. Magandang simula yan para sa side ng GG2. Yes, 2-1. At sabi ko nga, isa sa condition para matalo ng GG2 ang SGJ is unahan talaga nila. Hindi ko alam ano nangyari. Kasi ito sa 3v3, they know na pupunta na dun sa A site ng mga kalaang Gaon Gaming. Pero parang wala siyang crossfire na established. Wala. At all. Naiwan na lang... I guess si Ang nasa likod niya at kasama na lang niya si ano si Evie doon, but yes. Evie mahirap talaga yung position niya, especially pag wala siyang backup. Yes, and yung crossfire, ang pangat ng setup ng crossfire. Pangat talaga. I agree with that one. Dapat it, si Ang doon na lang siya crossfire. Sa oh, hindi dapat sa taas na nga lang si Ang kanina. Mm-mm. Dapat tumakit lang siya doon. Sa taas nga doon sa ano no? Sa second floor, oh, sa may parang control area. Mm. Dapat nga yun na lang ginawa niya. Pero at least dito sa round na to, they do have a setup nga dito sa BPLR. You know, very common spot trap. Very, very common type of trap here. And mukhang ayaw naman din nila pumasok dito sa B. So maganda yan. So right now, again, information gathering na lang galing from both teams. Tatlong tao nandito sa side ng GGT. Parang gusto na ulit pumunta dito sa A side. Pero tatlong member din sa side ng SGJ ang naghihintay. Oo, pero si Evie, mukhang naglalago. Ngayon na nga, napatay na pitasunit siya. Ooh, Eloines. Ang laki niyan. Yung mid-anchor sa side ng SGJ, ang nahulog din na si Evie. At kung gusto nilang gawin to, yung side ng Gaon Gaming 2, magandang pincer attack to sa side ng A-side. Oh, ganda ano to. Ito, magandang-gandang person ni B-Boy dito. Kahit pa at paano. Ito yung pinakamagandang mangyayari sa nila. Si B-Boy ang sasalubong sa kalaban. Tatlong tao mo. Tatlong kalaban. Tinan natin kung anong mangyayari dito. Okay. At may grenades na nangyayari dito. Onting utility pagtapon para lang ma-respect dito. But... partner. Uy, grenade! Oh my God, isa pa. Yan ang sinasabi ko. Ang sakit ko. Pero si Brett nandito. Naglo-lurk dito sa mid. Mahirapan na ang SGJ dito. At ayan na nga si B-Boy nga. Isa, dalawa, hanggang dalawa lang. Now it's down to a one-on-one situation. Si Yobib. Napag-save niyang round na yan. But now it has to be SGJ getting that round. Nice clutch. Kasi ito ha, ang SGJ kailangan din na pahiwalayan ang GG2. Mm-mm. Pag humiwalay ang Gaon Gaming, ako medyo delikado ang SGJ dyan. So this is a good clutch coming from Kram. At sabi ko nga, mm-mm, bilang magandang sitwasyon na mangyari sa ating SGJ ay nandun si B-Boy. Mm-mm. At yun na nga, naka-double kill itong bata. Tamang-tama ka dyan, partner. At it was enough nga, no? For them to get the 1v1. At na-red life niya yung third guy. Na-red life nga. Oh. It was a easy kill na lang dun. And SGJ is able to get that round. Magandang-maganda yan. Ooh, aggression sa side ng SGJ. Gusto na lang deep dito sa B-Pillar. Nakita nga niya si Brett. Pero onting damage lang. Wala pa naman masyado. And that backs him up. Pero Brett, siguro alam niya, at least dalawa nandito sa side ng GG2, unfortunately. Hindi pa rin bitawan ni Brett. Ito yung isang problema ng Gaon Gaming kagabi. Si Brett, ang kanilang lurker. Mm-mm. Si Brett masyado nagkukumit lagi. Tama. Diba? Lagi siya napipiktin na hapon sa, ano, sa Makta. Mm-mm. So, kailangan baguhin ni Brett yung style niya ng lurking. Eh. Meron siya nakuha doon, may nakita siyang contact doon, he needs to let go of that. Tama. Kasi lagi siya napipitas. Tamang-tama ka dyan, partner. And actually, since nakuha nga yung information, diba, parang, mayroonig siyang footsteps. Parang, dami okay, eh, at least diba? One or two nandito, di ba? Pero gumawa pa rin siya. Nag-go pa rin siya eh. If he gets one, sige. Pero may trade na ready dun para sa side ng SGJ. And unfortunately, he lost the initial gunfight. Kaya talaga siya nahulog. And mukhang gusto mag-re-hit dito sa side ng GG2 sa B. But ilang members din. Dalawa. Eh. Ito, maganda setup to, partner. Oo, napakalakas. Oo. Si Evie, tsaka yung si B-Boy na naman ulit to. Nako, doon na naman si B-Boy. Mahirap na naman to. Masakit sa ulo talaga pag dyan si B-Boy. Isa, dalawa, tatlo. Feeling ko apat na makukuha niya dito. Ito. Ayan na nga, the contact will be Evie. And that should activate B-Boy. And one time, si Eloines at isa kahanap ng isa. Pero si Yobib nakahanap din ng isa. And he's not able to find it. Nainawan dito si Pronip at si Cramp. Ang layo pa ng position. Maganda gusto yung umikot. Pula yung dalawang Gaon Gaming dito at ipit sila sa loob. Mm-mm. Pero tinangan natin, nga, tapos si, ma-expect ba nila si Cramp galing dito sa likod? I think they, kung baga, aware din sila. Situational awareness na to eh. Ayan. Ayan, flash grenades will go out. Pero mamistol to si Pronip. Yes, he should. Mahirap na to. Pagdating sa sniper, tapos maritig ka pa! Oh, si Pronit. Ang nakahanap nga, pistol nga ang sabi mo, at naland niya. Iwan na nandito si Jam. Kailangan niya patayin itong dalawang tao. Nakahanap siya ng isa. Kailangan mo, humanap pa ng isa pa, pero hindi. Nahulog na dito si Jam. Abot. And meron ba siyang kit? May kit ba siya?
May kit mo. Merong kit. Parang wala. May kit. Meron ba may kit? May kit yan. Parang 3 seconds lang yung may kit kahapon eh. Di ba? 3 seconds, remember three that? Seconds. Clutch. Oh, parang 4 seconds yun. Or clutch yeah. Kahapon, parang oh, ganun. Oo. Oh, oh. So, nalala ko yan. Papaluin dapat ni Arto pag walang kit to eh. Oo. So, pero at least nahanap that's niya. That's a nice clutch shot. Second ayos clutch good. Coming from the veteran of SGJ. Kalmado lang siya dyan sa situation. Second clutch na yun. Pero good job pa rin kay Pro dahil na-mistol siya. Di ba? Yung ibang sniper kasi ay bumutot ng pistol kahit na-reported na napula na yung mga kalaban. So, yun. Good job sa situational awareness tamang si Pronit. Tamang-tama ka dyan. Kaso, ayun na nga. Napitas agad si Pronit. Yun eh. May, si Lemon talaga, feeling ko, at least at this time now, dalawang beses na niya, natanggal si Pronit sa mapa. And he's having a big game. 5 rounds from sa Lemon. Sniper. Yung mana, nabawi. For si B-Boy, alam mo na. Babawi talaga siya kahit isa lang. Itong batang to, no? Ang sakit. Alam mo yun, yung may mga talagang parang si H.E. Kapon. Ito si Biboy, masakit din talaga itong batang to eh. Masakit nga talaga siya. At least, nahanap niya yung trade na kailangan niya para sa side ng SGJ. Ngayon naman ngayon, 4-on-4. Maganda yan. Pero, it's all gonna come down to the information na makuha ng GG2 dito. Kung alam nila kung isang tao lang dun sa A-side, pwede nila pasukan to. Apat sila. Mahirapan sa side ng GG2. Pero wala pa ding information na ganyan. They are still holding it down. C4? Nandito sa main now. They have the information! May, but you did but that. Tinang, but you tinapon dyan? Misplay ni Eloines yun. Gitnang-gitna. Gitnang-gitna talaga. Someone has to peek that to pick it up. Walang smoke, walang flash. Malugi talaga siya dyan. Ito si Ang pula na. He needs to play safe dito. Kundi ma-equalize yung numbers. Kasi ito ah, kahit na red light ka na, kung hanggat buhay ka, hanggat nasa inyo yung numbers, you still have the advantage. Tama. So, keep yourself alive kung maagat yung sitwasyon. Oh, especially pag, basta, well, sometimes you take one shot to kill your enemies eh, kahit low HP ka eh. Lalo na, kay AKC Ang pala, no? Oo nga. AKC Ang. Tamang-tama ka dyan, partner. So, tingnan nga natin ngayon. 30 seconds na lang ang naiwan dito sa oras. Mid! Ang gusto nila i-take. Pero si Yobi bang nakahanap si Jam? Ito din sinasabi natin. Ayan yung hinahanap mo. Yan yung hinahanap mo, si Jam. Si Jam, di ba? Nakahanap siya ng dalawa dyan. At... kaso, may 1,000 ko sila. 1,000 ko sila. Laso, DB! With the spray. That's a nice setup coming from Yobi. That's a setup, di ba? The bonus na meron, lang. Meron, kasi meron silang crossbar doon coming from Ang and B-Boy. And then meron silang third guy. They did not expect the third sa likod. Guy. Oo, oo. They ang did not expect na. That. So, ang ganda din ng read nila dyan. Pero si Pronit naman ang nakauwi dito kay Jan. I'll take that. 1-for-1. You have to. Yes. Kailangan to na. Kasi hindi ko siya masyado siyang open to na. 2-for-1. Si Ang at least nakaharap ko ng isa dyan. Tapos ngayon, may unting laban din dito ginagawa ni Charles pero he's forced to back. Ibigay mo na yung position na yan. Mahirap na yan. At dahil dyan, magbaback na din ang members ng SGJ at mukhang gusto na mag-take dito sa A-site. Pero mag-isa lang siya na. Mag-isa lang siya dyan. Nahulang na din yung C4. Pero si Lemon, buti na lang. Nakalabas din pistol niya. At makukuha nila ang C4 dito. Pero alam. Alam na alam ng SGJ na nandito na sa A-site. Ang tanong, magbaback ba sila? Oo. Kasi nag-rotate na ang mga members ng SGJ. Pero may isang lason dyan. Naghihintay sa mid. Malalaman si ba nila? Nandito si C4. Oo. Alam mo na. Hindi niya ipapalipas yan. Dalawa. Isa na lang pala ang naiwan dito si Lemon. Ito yung sinasabi ko. Sa ganitong sitwasyon, minsan itong SGJ, nag-aasim pa. Sinusugod nila. So, ngayon, tina mo, talagang ito yung pagbabagong gusto lang makita. And that's a setup. Wow! Yep. Kahit papatay niyo si Ang, nandun si, ano, si Evie. What a setup. So, ito yung meron ngayon na diagdag ng SGJ si Ang. Nagkaroon ng discipline na yung mga players. Okay. Di ba nakikita natin, kanina medyo meron ulit kakulitan, pero yung sitwasyon na yung 3v1, nakita mo, ang disiplina nila. Ayun na nga. Nag-disiplina nga ang laro dito. Ang score natin ngayon is 5-2. Favoring po SGJ. Anong kailangan gawin ng GG2 dito para manalo? Mahirapan talaga sila. They need to stop doing this split up. They need to stop, yeah. Yeah. Pero ayan, split up. Si Pronit, kukunin ka niyan. Jam ang nahulog na. Ayan, advantage naman dito sa SGJ ang ating ito yung nangyari kahapon eh. Nung kalaban nila Makta, pag naubusan sila ng gagawin, split up sila, parang pick ka dyan, pick ako rito. It's not gonna work. Mahirap. It's not gonna work kasi lalong-lalo na this is a pool team ang kalaban nyo. So, pag ganito naubusan kayo, ano mo sasuggest ko lagi? Mag 3-2 split kayo, pero 3-2, hindi pwedeng 1-1-1-1. Kung papasinin mo si Brett, kanina pa siya napipick.
he needs to change his style. Nama. Kailangan, okay, samahan nyo nga ako para may mag-trade naman sa akin, may mag-refrag naman sa akin kasi lagi ako napupugo rito. Tama. You need to change something. Ooh. And that's a good pick para kay Charles. Naging na-equalize ang numbers. Okay, good pick nga galing kay Charles. Pero nakita natin dito sa mapa, at least dalawa sa kanila magkadikit-dikit. But feeling ko dapat tatlo na sila magdikit-dikit kasi oh, bakit nag-split din si Anyways? That's my problem. Pag mga 3v3 situation kasi, lamang kayo pag kayong attacking side, mm-mm, kung kayo yung blacklist. Tama. Ngayon, nawawala yung lamang nyo pa nag-iiwalay kayo. Diba? Kasi maximum na pwede mo mapuntahan sa, kunwari, sa isang site, dalawa lang bantay lang. So, oo, lamang kayo sa numbers. So, I really have a problem sa nag-split up sa mga 3v3 situation. But, ayan na nga, magsama-sama na nga sila, pero 2-on-2. Si B-Boy, andito na naman. Di nila alam to. Tawag natin din kay B-Boy. At Inix. Ayan, di nga nila alam. At diba? Habang pinaplant nila yung bomba, nadali. Si Brad, first of all, sa kahanap din ng isan. Suddenly, 1v1, pero red light na lang tong si Charles Piso na lang ang HP niya, pero nahanap pa rin niya si EB. GG2 gets that round. They needed that, Charles. That's a nice clutch coming from GG2. Wow. Yun yung isang problema ni B-Boy. Alam natin mara si B-Boy, pero in that situation, di ba napatay niya yung planter? Mm-hmm. He can just wait. Hintay niya yung kampi niya. Hintay niya kampi niya. Tutok-tutok lang, kalma lang. Lemon na naman ang nakakuha kay Pronit. 3-4-0 against yes. Pronit na siya dyan. Okay, so. You're taking it daw, ha? Ayun eh. Oo. Oh. Taking notes. Taking notes ka. Yun. Keeping count. Pero ayun, last round na po ito for the first half, no? And maganda to pag at yung GG2, nakuha nila yung 4-5. May kasama na ba si Brett? Wala pa rin kasama si Brett partner. Wala nga, Lemon. Nakahanap pa ng isa. Oo. So, okay. The sniper sa side ng GG2 getting the pick cause na maaga na kailangan nila. Evie, di niya ulit yung repeat kasi alam, nakita, nakuha na niya yung information. Pero ayun na nga, Eloines alone. Walang trade. Itong problema, ito ah, magsama-sama na sila, 3v5 situation. 3v5? Magsama-sama na kayo, GG2, dahil lamang na kayo sa numbers. Okay, 4v5. Pero tingnan natin, tatlo ang nito sa B, isa lang nito sa A. Diba? Magkakamali pa rin sila. Parang gusto ba nilang pahirapan sarili nila? I'm not sure. Okay, pero mag-execute na ba sila dito sa B? Mukhang oo, may unang contact. Pero at least, nandyan ang backup na si Jam with the trade. Now it's down to a 3-on-2 situation dito. At ang layo ng isang member ng GG2 dito. Tapos mababaksab pa siya. Now it's gonna be a 3-on-2 retake para sa side ng SGJ. May smoke grenade. Okay, mahirap yan para pasukin niya ni Ang. Pero ayun na nga. Nahuli ni Brett. Nahuli ni Brett ang backstab. Pero si Ang nakahanap ng isa. Now it's gonna be down to a 2-on-1 situation. Ang, ano magagawa mo dito? Red light ka na lang din. Mahirap to at makuha ka na lang ni Jam. 4-5 ang scoreline para sa side ng SGJ ang advantage. That's a very good verse up para kay GG2. Mm-mm. Agreed. Kahit na lamang ang SGJ dito, pero yung 5-4 na yan, that's a really good scoreline. Kasi it can be worse eh. Parang tama. Parang nagmumukhang 6-3 kanina o 7-2, di ba? It was, yeah. It mukhang was. So that's a good first up para sa GG2. Kailangan mag-step up ni Pronit dito sa sniping game. Yes, natatalo siya kay Lemon. He's getting owned. Hindi yes. Owned, pare. Tama. And diba? Yung alam natin sa side ng GG2, since they are playing the split setup na parang weird play for picks na walang masyadong trade. They really rely on yung mga pickups na ginagawa ni Lemon or any pickups na ginagawa ng team. So, it's really good pero na that they're this, able to get it somehow. Imagine, oh, kaya nga eh, that's a good score na yun. Pero imagine if Brett, si Brett may kasama, oo, tatitrade siya lagi. Tama. Baka lamang sila sa first half. Tama. Diba? I agree with you. Tamang-tama ka dyan. Pero the heavy reliance on the sniper, I guess, yung kay Lemon or sa pickups naman ano ito magagawin, si Lemon, kind of no? Works. Yes. I mean, Lemon is doing a good job hitting his shots. Tingnan diba? Natin kung mabawi dito sa Peroni. Kailangan niya bumawi Kailangan dito. Kailangan niya bumawi dito, pero ang bad sign lang dito, si Lemon is really hot right now. Mainit. Diba? Mainit na nga siya. At ayan, maganda yung angulo niya dito. Pagpasok ng SGJ galing sa mid. Pero mukhang ayaw pa nila pumasok dito. Smoke grenades will come out. I-deny yung impormasyon na nandito ang mga miyembro ng SGJ sa mid side. Maganda kasi nang si Lemon nakaposte pa naman dyan. Ready sana. Kumuha ng isang tao! Lemon. At ready pa din siya kumuha ng isa pa. Si Eloines na nakahanap. Nakahanap na lang siya ng dalawa. God. Meat grinder ang nakuha nila. Si Pronit nakahanap din ng isa pa sa kanya. Pero 4v5 situation. Jam. Tumalon na lang. Ooh, look at that defense round from DG2. Pero, may ano ang problema ko doon? Ano? Alam mo siya yung nag-smoke doon?
SGJ. Tapos, alam mo saan sila pumasok? Sa A ulit. Doon sa kung saan sila nag-smoke. That's my problem, di ba? Ba't mo in-smoke yung papasukin mo? I guess para pag-isipan sa laban na, okay, nasa mo na dito yung A, pwede tayo sa B. There's no flash. There's no flash. There's no flash, di ba? At least do a flash, di ba? Oo, if you want to fake like that, dapat may flash ka pagpapasok. Hindi ka pwede mag-dry pick. Tama. Durog sila. Tama ka dyan. Oh. It would have been great. Especially medyo si Lemon. Medyo question mark sa akin yung play na yun, actually. Lemon, and especially na dun siya nakaposte. Mm. Kung na-flash lang siya, mas mahirapan talaga siya. Yes, kasi ganito yan ha. Kaya ka nag-smoke for offensive purposes. Mm-mm. Pag ikaw naman yung GR, uh-oh, kaya nag-smoke for defensive purposes. Uh-oh. Binigyan yun ng defensive smoke ang GR doon. Oo. Yung offensive smoke nyo, naging defensive smoke para sa kalaban nyo. Okay, tingnan natin kung maayos ba nila ang ginawa nilang mali kanina. Kasi ayan, gusto ko ulit na dito sa mid. Gumagapang si Pronit. Parang, okay. Ganito lang yan eh. Gawin ni Pronit yung trabaho niya, kumuha siya ng peak, tapos pag namatay siya, it's okay. Nakikita mo ba yung isang member ng GR sa mid? Wow! Tatlong naharap nila, apat pa nang nahanap. Triple kill si Brett and then clean up na lang din dito galing kay Aloynes. Wow! Mid defense ng GG2. Napakalakas right now. That's a mid grinder. Diba? Mid grinder! Oh, tira mo, bigla silang naubos dun. Diba? The trade is not coming from... Wala. It's not coming for SGJ. Walang trade na nangyari dun. Walang namatay. Wala. Walang namatay. That's very concerning. So, yes, 6-5. Ito na nga yung sinasabi natin pag naunan ng GG2 to. Makikita natin yung conflict na sinasabi natin kasi magkakaroon ng ano yan, tactical conflict sa loob lalo na may isang bago sila. Tama nga, at dahil diyan alam ng SGJ di gumagana yung mid area nila. Smokes will come out denying that stuff, pero si ang ganda ng peak pagpatay kay Aloynes. They have control ng A area. Oh, so dito yung sniper. Oo nga eh. Medyo delikado to pag pinasok nila to. Pero hindi. Apat sila, nag-rotate sila. Sabi nila, okay, nakahanap tayo ng pitas dito sa A. Pumunta naman tayo dito sa B. Pero di mo alam na nandyan si Jam. Napakalalim pala. Nakita niya si Yobib and nag-re-peak siya. Unfortunately, kalaban mo si Yobib. So makuha niya talaga yan. Now it's 4v3 situation naman ngayon. Anong gagawin? Magpitas na naman sila dito sa B. Rotate ng isa pang beses papunta sa A. Wow. Dito na alam kung magandang idea yan. So they're throwing their tactics right now, di ba? Parang triple fake. Di ba? Triple fake. Wow. Harap ng pitas dito. Kaso, sa A. Kaso hindi nag-rotate si Lemon. That's the problem. Si Lemon nandiyan pa rin. The And sniper. He can pick at least two dito. Ooh, pwede pa niya, there's a chance to ano ah. Ay, ba't niya nakikita? Hindi niya nakikita. Prone it, Lemon. Ako si Lemon, mo-off-guard si Lemos. Oh, pero nakahanap pa siya ng isa. Oh, ay, ganyan na ang rest back ng GG2. Now it's down to a one-on-one situation. Kapalit ang granada. Umuntik na nga eh. Ang Charles, 1v1 situation, flash grenade will come out. Nabulag si Ang! Alam ni Charles kung nasan siya nakapuesto! And one shot na lang ang kailangan niya. Maganda ang ginawa ng GG2 doon. Nakaisa pa doon si Lemon, ha? Oo, that's surprising. Talagang mainit si Lemon yun kasi point blank yun. That's a no-scope. Kung nakita sa, kung na-yung POV tayo, I believe that's a no-scope. It is. It has to be. It has to be. And amazing, really good. Malaking ano yun, factor yun sa pagkapanalo. Ginawa ni Lemon na yun. Tama. Isang kill na yun. Kasi that equalize the numbers. The numbers talaga. Oh. Tapos, yung sakto na lang, si Charles, at least he was there and Urmes back just right on time as Lemon died. So, maganda yan para sa side ng GG2 and Charles with the, ano mo yun, hindi siya kabado nung clutch na yun eh. Ready siya eh. Think about this. Kung hindi tinamaan ni Lemon yon, it's a 2v1 clutch. Mas mahirap yun. So, that's a really wow para kay Lemon. Yung mga sniper na yun, nag-step up ha. Oo. HK Kapon, si Revenge, tapos ngayon si Lemon. Oo. Pronit needs to step up his game. Pronit does need to step up his game. 7 kills as opposed to sa sniper nila, 11 kills naman ngayon. Pero the problem is, 11 kills kay Lemon, all impact kills. All impact. At makita natin ang impact ng SGJ dito pag gusto nila pumasok sa B-door dito. Pero mukhang mahirap na to dahil may crossfire galing sa side ng GG2. Si Jam nakahanap ng dalawa. Pero si EB, at least, nakahanap din siya ng patay. Muntik pa si Brett kumuha ng isa pa doon.
Ah, pero mabuti na lang si Kram. Ready para sa kanya. Now it's down to a 2-on-3 situation. Mabababan ni Bomba dito. It's gonna be a retake para sa side ng GG2. Magdepensa na ngayon ang SGJ. Alam natin, ang hirap pasukin yung corridor na yan. Mahirap yung pasuking choke point na yan. Kung pumasok man sila dito, dapat may flash, may utility, lahat-lahat na. Pero si Eloy na nakahanap. Kram, nakahanap ng dalawa at least. Buti na lang. It and pero saving it. Where was the crossbar? Wala. 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 Buti na lang nakadalawa si Kram doon. And the better is stepping up for his team. Yung dalawang matanda, SG Ang sa si Kram, ang step up at yung mga bata natin, they need to pick up this game kasi kung hindi, wala. Then mag-calm down sila, get their ano composure nga. Yes. Tapos, ayun, ipakita nila kung ba't sila malakas. Pero GG2 had almost won that retake, but SGJ, at least nakakaba si yun, Kram no? Talaga. Kasi there was no crossbar, ano eh. There wala, was no crossbar established. Nagulat ako, walang tao sa box eh. Oh, si ano wow. Lang buhaba rin doon? Si Evie lang eh. Oo. Oh, si Evie lang buhaba rin. Buti lang talaga si Kram. Si Kram, pag-usapan natin to si Kram. Throughout the whole game, he's been saving SDJ. Kahit yes, papahano, he is. Diba? With Ang, actually. And with Ang. Kailangan tumulong itong mga bata. Kasi itong matatanda to, alam mo naman, pag sumakit yung mga kasukasuan, eh, magla-lockdown. Pero look at Gaon Gaming. Oo. Everyone is doing their job. Ito everyone. Yung kahapon, yung kalaban ng Team Ramdon, ganito kahapon eh. Oo nga eh. Diba? So, lahat gumagawa sa Gaon Gaming and that's a good sign para sa team na to. Well, tingnan nga natin to. Pero nakita natin sa mga padalawang members ng Gaon Gaming dito sa spawn. Ang lalim! Ng SGJ, ang lalim. Percy Cram pa nakahanap. Di nila namalayan na may isa pang tao doon. Pero naku, yung tatlong members. Double backstab, delikado sila dyan. Oo. Double backstab. Three members ng SGJ papasok na dito. Ang tanong, makita ba nila si Brett? Hindi, nakahanap din Brett ng isa. Kahit pa paano, that's good for him. Kailangan bilisan ng backstab. Hindi nila expect to. Si ano? Si sino ba yan? Sino ba yung mabackstab? Si Jam. Si Jam. Kailangan ni Jam. Si Jam pa. Masakit. Oh, Lemon through the smoke. Nakahanap siya ng isa cramp. Nakahanap kay Eloines. Nangyari dito sa mid. Hindi nila expect! Hindi nila alam si Jam. Nakahanap na nila isa. Now it's down to Evie. Evie and Lemon. Pero may isa pang backstab galing sa side ng BL. Oh my God! But it doesn't matter kasi Evie sabi niya, okay guys, ako bahala sa akin. Sa atin tong round na to. Pwede silang manalo doon. GG2 has a chance to win that. Pero si Lemon, natagalan siyang patayin yung backstab niya. Ang hirap noon. Sayang yun. Sabi siya, they won't expect the backstab coming from Lemon. That was a double backstab. It is well executed. Pero, my God, nag-whiff yung ano yung backstab nila si Lemon. Initial backstab eh. Unfortunately. Unfortunate nga talaga siya. If they got that one, pag mabilis sa patay ni Lemon yon, they have the sight. Ang layo ni Kram, red light pa, they have that. Mm-mm. Pero pag-usapan natin to si Pronit, nakahanap siya ng isa. Good. Good, magandang that's good. Pick-off good yan. Yes, kay Brett. Kailangan nilang i-capitalize to. 4v5 situation, they need to capitalize this. Lamang talaga ngayon ang side ng BL. The numbers advantage! Tahimik si Eloynes ngayon. Mm-mm. Onting labanan dito sa pillar, wala pa naman nahanap. Onting damage ang naman. Ang nangyayari dito kung si Pronit, si Lemon na naman si nakahanap Lemon kay Pronit. Parang ano to eh, tawag doon yung kay Superman, Kryptonite niya. Kryptonite si Lemon. Maglabas, pero well, that's fine for me. Alam mo bakit? Oh. Ang pumatay kay Pronit sniper niya, kasi that's his job. Oh, oh. To challenge the sniper niya, and to get that pick. Kung napatay siya, he's doing his job. Diba? Pero here we go. Post-plant situation naman ngayon para sa side ng SDJ 4-on-4. Ang nangyari dito si Ang. Okay. Good defense. Great. What? Ang! Shots galing kay Ang. Nakaharap siya ng slow and Yobib. Tumatalon na lang at nakuha niya si Jam Jan. Hindi ba dati sabihing namatanda? Anong namatanda ni Ang. Namatanda ni Ang yung ano, di ba? Pero yun, merong established na crossfire na nangyari doon. That's between Ang and Evie. Okay. Di ba? Tama ka dyan. Oo, yun ang yung kailangan din nila eh. Kasi kanina, medyo kinakabahan tayo sa ginawa ng SGJ. Wala sila mga crossfire. Mm-mm. Tapos doon sa sitwasyon na yun, doon, nag-crossfire si Evie. Perfect na perfect si na yung crossfire nila dyan. At si Ang, he's hitting the shots right. Matter, sniper, you better hit one. Hindi. Kasi si Jam ang nakahanap sa'yo. Nakita niya ba apat? Oh, di ko lang alam. Definitely alam niya. Oh! Tatlo? What? What? You repeat that? Tatlo pang nahanap nila? Eto, oh my ang God. Ang nangyari sa inyo, GG2. Tatlo, what? Apat kayo dyan. Tapos nahulog kayong lahat sa dalawang tao. Ano? What happened there? What happened? Dapat bumakta sila eh. Yeah, dapat ako sila. Hindi yata na-report na marami. Nagulat lang si Evie na pag-sirip niya, may tatlo. Tapos na-headshot siya.
Headshot yung dalawa. Kasi there was no ano, there was no information kung ilan yung nakita ni Prodit. Eh. Isa lang nakita niya actually. Siguro nga. But, and then they tried to go for the trade and ang dami na pala. Lemon, at least nakahanap part sa side ng GG2 dun kay Cram. And 4-3-on-2 situation, doable naman din kahit pa paano sa GG2. Pero napakahirap na ito. Uy! Kasi papasok na si Ray. Nakita na si Brett. Low HP na to si Brett. Mapapopcorn ba siya? Oo. Dahil dyan, iyon lang dito si Lemon. M4 na, ang pinikap niya. Hindi na sniper. Mahirap to. Choke point. And there we go. Yobib is able to clean that off. 9-7 match point na po ang SGJ dito sa mapang to. Oh yes. Sabi ko nga, kailangan mo na ng GG2 eh. Kaso wala. Last one wala para sa SGJ. Pero they, meron pa rin chance ang GG2. Ang surprise ako, last round, nag-4 push sila eh. Ilang beses na natin nakita sa crossfire na nag-4 push yung map teams. Medyo, may ilang beses lang. I think since kahapon, dalawa. Dalawang beses. Ilang beses. This is the second one. Pero both hindi nag-work kasi yung kahapon, namatay yung anchor. Oo. Ngayon naman, eh pag back nila, hindi sila nag-fully back. Hindi sila nag-commit sa back nila. Dapat ka, nung napatay nila si Prodit, nag-fully back na sila and then played that defensive position. Mm-mm. Ang nangyari, nahuli sila habang nag-rotate at na-headshot nga sila ni Evie. Ooh, speaking of headshot, Charles, nakahanap siya ng headshot dun kay Ang. Tapos ngayon, magandang defensa yan para sa side ng GG2. Siguro, i-respetuin na ang SGJ, ang angle na yan. At ayan, magbaback na sila. Di na nito nalalabanan kasi alam nila dalawang member ng GG2 ang nandyan nakahold. Unfortunate pickoff doon para sa side ng SGJ, but GG2 ayaw pa nila ipatapos to. Ooh, especially kay Eloines, nakahanap kay Cramp. Magback ka na Eloines, nakahanap ka na ng isa. Kumalma ka na. Si Brett, na-pick na naman si Brett. Oo nga. Hindi ko alam. Isang galing. Kung si Eloines, makahanap pa din ng isa pa. Nag-stand lang siya dyan. Di siya takot. Lumaban. Pero dapat matakot ka. Nahanap niya si Prunit dun sa tower. Oh my God. Here's the problem with that. Okay, this time, si Eloines nanalo. Mm-mm. Nakapatay ng tatlo. Pero in most of the time, dapat bumak ka na dun eh. Oh. Kasi lamang na ko eh, that was a 5v3, di ba? Uh-oh. 5v3, you need to hold to that advantage. And then mag-back ka na eh. Hindi lang sa tinamaan ng mga SGJ dun. Pero that's a dangerous ano eh. Dangerous move coming from Eloines. Danger, high risk, high reward. High risk, high reward, yes. Burn, at least nakuha niya lahat ng reward dyan. Lemon! GG2 will get the advantage as of now. Lemon nakahap ng isa. Eloines nakatulong din. Napatay si Evie with the information. Yobi was able to clean it up and now we're going to overtime. Lemon OT. And Charles. Wow! Wow! OT tayo ngayon. Yes, so Lemon proves to be a problem for SGJ. Mm. And yung kahit papaano, yung power talaga ng Gaon Gaming. Mm-mm. Well, sabi ko nga, power nandiyan pa rin. Dito ito problema sa SGJ. OT, may Mm-mm. pressure yan. Mm-mm. Bagong team sila, kahit papaano, kahit isa lang bago nila, it considered as bago. Mm-mm. Kasi marami kang babaguhin eh. Tama. Gano sila kahanda sa ganitong pressure situation. Mm-mm. Ang Gaon Gaming, hindi, halos ano yan eh, kumbaga kung power ang puna mo, mm-mm. kung makita mo, Eloines ayaw bumak eh. Ayaw nga talaga. Parang walang tactical mindset. Wala. Eh, parang papatayin ko kayo, malasang bumaril. Tama. Mas konti ang pressure niya kasi sa utak nila, mas malakas kaming bumaril sa inyo. Oo nga, no? Yung diba? Naisip ko na ngayon, parang may clashing of styles na nangyayari dito sa laro na to, no? Yung side tactical ng Gaon Gaming. Firepower. Oh. Pinapakita nila and somehow, naging tight game to dahil dito. Ay, masaya yung panoorin. Maganda panoor. Sabi sa'yo, it's an exciting match ngayon yung tatlo na to. Ito, first map pa lang natin. Mm-hmm, first map. So, pero overtime na tayo. Doon pa lang sa round na yun, sabi ko sa'yo, ang mentality ng Gaon Gaming, I don't care. I'll stay my ground. Pagpunta kayo sa akin, headshotting ko kayo. Lalabanan ko diba? Talaga kayo. Kasi in a tactical team, after that initial double pick, Mm-mm. back na kayo. Defensive side, defensive setup na kayo. Tama, dapat. Pero dahil power mentality na kaya ko kayo Eloines, lahat. Wala mo talagang pakialam dun sa window. Isipin mo yun, di ba? Sige, umakyat kayo rito, headshotting ko kayo. Ikaw, sniper ka, headshotting kita. Dun sa diba? Tower, di ba? Di siya takot, ipig yun. Di siya takot. What? That's a problem here. Buo ba ang loob ng SGJ kahit na bago sila sa ganitong klaseng pressure na OT? Eh, sabi ko sa'yo, itong Gaon Gaming, yung mindset yan. Tara, headshotin natin sila, pre. Tingnan natin. Diba? Oh, tsaka na-comeback pa nila tong laro na to. So, that has to feel good para sa side nila ng Gaon Gaming Team 2. So, makita natin dito, nag-reset na dahil overtime. BL, GG2, GR, SGJ, and sila namang didepensa dito. So, members ng SGJ naghihintay dito. Okay, great pick-off dun kay Brett. Tingnan natin kasi sa side ng GG2. Will they commit the same mistakes that they did last time in the attacking side, no? Oo nga. Doon sila nahirapan kanina, no? Hiwa-hiwalay. Hiwa-hiwalay talaga.
And now, information galing sa side ng GG. That's their style eh. Kasi they're relying too much na, alam nila sa utak nila na mas malas kami bumaril kung kahit sino sa inyo. That's a good mindset actually. That magandang confidence yun. Oo. Tulad yan, Eloynas. Okay. Diba? The firepower, it works out kahit pa paano. Pero malalaman mo, dalawang tao dito. Now he knows. May flashbang kasi galing kay Yobib. Pero si Yobib malakas din. Malakas din. Bumaril. Kaya mahirap yan. Now, Yobib will hold his ground dito. Kalalabanin lang niya si Charles. Hindi. Maganda ang position niya man niya ngayon. Dito sa deep area at di alam ni Charles kung nasan siya. Nag-guess na lang siya. Laso na laso. Actually, ipit, tira mo yung minimap. Ipit yung Gaon Gaming ngayon. Dapat dito, sure win na to ng SGJ. Hindi ko na lang alam paano makakawala ang Gaon Gaming ito. Except na lang kung talaga magkaroon sila ng unbelievable headshots. So, itong si Lemon pumitas ng isa, dalawa. Pag gano'n na nangyari, pagkakamali na ng SGJ. First answer is handle Yobib. Na they handle him, pero nakaisa pa din si Yobib. Yes. And so, that's good. Third kill sa SGJ. That's a third kill for Yobib this round. Yes. Oh. Really impactful then. Now, SGJ, they need to just, you know, play their fundamentals well here. Yes. With the numbers advantage. So, and ayun na nga, mananalo talaga sila dito. Sa side ng GG2, si Lemon, 30 seconds na lang. Si Lemon? Oo, pero si Chris ready. Nako, hindi siya ready! Uy, na-timingan siya! Ba't di siya nakapick? Na-timingan siya. At dahil dyan, A-site ay para na sa sign ng GG2. The flashbang, madedelay si Pronet dyan, pero si Ang at least nakahanap siya. Na-bailout sila ni Ang doon? Oo, na-bailout sila ni Ang doon. Muntik na masayang yung 3 kills ni Yobib. Oh. Ewan ko anong ginagawa, siguro na ipag-usap si Kram. Kasi minsan pag ano, asan kayo, no, yung titignan mo sa yung mga kasama mo, nakatingin ka sa monitor, sa bootcamp sila eh. Actually, so, feeling ko makikita nga niya si Lemon nun. Pag sumilip siya konti. Oo, sumilip siya konti. Actually, maganda ng angulo kahit pa paano, at least makikita niya si Lemon muna. Pero for some reason, parang nag-strafe siya, nagtago, patago, and nakita siya. So, that's very unfortunate. I believe na ano eh, siguro may nipag-usap siya sa team niya, titignan niya yung monitor. Kasi hindi siya nag-react eh. Oo. Hindi siya nag-react agad eh. Mga timing, nangyari talaga yan. Especially sa Marlo Rito. And Jam is able to find the timing. Oh, since siya naka-first blood. Bata. Yobib and Eloynes able to get the trade-offs para sa kanilang team. 3-on-4 situation naman ngayon. Favor naman po ngayon para sa side ng GG2. Ang tanong, mako-convert na nila ito. Actually, maganda dito ang ginawa ng side ng GG2. Kung na-notice natin, nabasa nila. 4v3 ha? 4v3 Gaon Gaming. Ang pagkakamali nyo nung lakit kahapon, naghihiwalay pa rin kayo sa mga ganitong sitwasyon. Lamang na sila. Magdikit-dikit na kayo. Mag-decide na kayo anong site ang kukunin nyo, A or B, tapos magsama-sama kayo. Pero the problem is, look at that. Brett, ang layo na naman. He is the lurker. Pero you don't need the lurker in times like this. Mo, pag nagkaroon ng contact dun sa, ang layo nyo, for the backup, for the backstab. Napakalayo. Gusto talaga niya magkaroon ng backstab, ng pick-off, or mag-ingay dun sa B. And okay, pag pumasok sila dito sa A, isang tao lang naman si Ang dito. Dito. Pero si Ang, nag-show up siya when it matters. So baka more than one pa makuha niya dito. He needs to step up here. Kasi three Gaon Gaming players who's ready to headshot him coming in for that site. Smoke grenade. Malapit na si Brett sa kanila. Okay, magandang smoke grenade to. Nangyari dito ayan, sa mid. Buti na lang, tinawag nila si Brett. Oh, mukhang hindi, iwalay ulit si Brett. Ang tindi nito. Flash grenade will be the utility that will start this off. And they should be able to enter this site. Umiingay lang talaga dito si Brett sa mid. Ang needs to step and up. And Carl is able to get the first contact. Nakahanap siya ng isa pero Ang is able to get one. And the trade-off comes out from Eloynes now down to a 3-on-2 situation. Maganda ang ginawa ng ng GG2 dito. Pero questionable si Brett. Nag-regroup na lang sa likod. Hindi na lang siya naghintay for rotation. Mas maganda yun. Okay. Mas maganda yun. Kasi 3v2 situation. They need Brett to reinforce ooh, that. Ooh, Lemon! Nakahandun kay Cam and Brett ooh, able to clean it up. Okay. Pero, GG2. Si Ang, medyo mahirap ngayon gusto natin hingin sa kanya doon. Kailangan niya at least makadalawa doon. Yung position na yun, imposible. Yes, mabris si Reprag eh. At least maganda na kayo sa
At least, pero the thing is, Brett yung ginawa niya doon, so nanggulo nga siya doon. Medyo na-bait nga talaga ang SGJ yung ginagawa ni Brett. Pero kung ganun kasi ka, I mean, kung nandun ka sa matagal ka na naglalaro, you can read that eh. Mm-mm. Masyadong maingay itong mid ah. Hindi ito magmi-mid, di ba? Masyadong maingay. Tama. So, masyadong obvious. Masyadong obvious, di ba? So, medyo poor sa reading yung nangyari coming from SGJ doon. Poorly read yung ginagawa nung mid. Kasi, kung ganun, guys ha, kung ganun ka-obvious yung ginagawa yung mag-ingay sobra, ibig sabihin, hindi doon pupunta yung kalaban. Tama. Kasi there's no pro team na mag-ingay na parang, alam mo, yung parang pub. Diba? Parang mag-spray na lang for no reason. Oh. Okay, Pronit. Nakahanap siya ng isa din kay Eloy Ness. Good pick-off doon galing sa side ng Pronit. And Pronit, okay. Kailangan mag-init good kill. Pronit dito. Tingnan natin kung ipatuloy-tuloy na to para SGJ would at least get the advantage dito at least sa half na to. Now, it's going come down to a 4-on-5 situation. Favorable naman yun, SGJ. I-convert nyo na to para you get the first round ng half na to. Sabi, oo nga eh. Ganda yung ginawa nila dyan, ha? Tingnan natin. Percy Lemon ang nakaposte dito. Kung nakahanap dito ng isa si Lemon, mag-back na lang siya at mahirap to i-refrag, no? Alam mo yung ginagawa dun sa APAC dito, sa tower? Ano? Yung dalawang nasabi, dininade nila yan, yung tower. Spam nade? Hindi. Kunwari yan, tumahimik. Oo. Pag tumahimik, dininade yung tower. Oh. Namamatay yung tower. Wow! Yung dalawang nasabi, ha? Dininade nila lagi. Kung may narinig sila doon, ninaid nila. Oo, SGJ, mukhang nag-backup na sila dito sa mid at pumunta na dito sa sides. Pero it's okay, nawala yung mid defense nila. And that time nawala sila, GG2 is able to come and commit. Go, Brody, stepping up! Tatlo! Go! Ang hanap niya, and the trades will come out of everyone. Yobib din na matay. Dalawa pula. 1v2, and Lemon is low. Go! Crown, build them again! Yung mga veterano! My God! Crown. Kanina si Ang, oo. Si Crab. Actually, Crab and Ang is doing a good job dito sa mapa na to. Grabe. Diba? Sila yung nagbe-bail out lagi sa team. Oh well, my God. Well, bigay din natin sa last round si Pronit. Pronit. Good hold, diba? Good hold. Nag-step up siya doon. Naka-double kill. Triple kill siya doon. That's a nice step up. He was really good. He was missing the whole game. Tapos biglang, boom, importante round. Andito ako. Tama. Tapos diba? Napa-red life pa niya yung isa. So, that's good. That's very good from Pronit. Wow. So, ayun yung sinasabi ko, impact kills. Yung tatlo na yun, napaka-impactful na yun, di ba? Napaka-impactful talaga. Good. Well done nga talaga galing sa side ng SGJ nung last round na yan. Pero ngayon, switching sides. Opensa naman ngayon ng SGJ. Depensa naman yung GG2. And alam natin, mas maganda ang depensa ng GG2 maganda kaysa sa opensa nila. Yes. The thing is, meron silang in-game leader ngayon ng SGJ. Mm-mm. Siguro naman, nabasa nila na meron mga random pushes ang kanilang kalaban. Ang so, hihintayin nilang nanay. So, they need to wait. They need to run down the time until comfortable na silang mag-execute. Mm-mm. Kasi, pero not too low, ha? Baka mamaya mag-execute sila parang Navi na 20 seconds na lang. Diba? You can do that dito sa Crossfire. Tama. Wag dito sa Crossfire. Pero, run it down a little bit. Mga gumalaw kayo after 50 seconds. Tama. Saka kayo mag-decide na, okay, wala nagpo-push. Kasi, kung hindi nila binatay yung random push ng Gaon Gaming, baka makalusot ang Gaon Gaming dito. Oo, ngayon ang Gaon Gaming, alam natin. Pag na-hold nila yung isang space, ayaw nila ibigay yun. Lalabanan talaga nila. Tignan mo yung mind games ng Gaon Gaming, oh. Oo nga. Walang nag-push ngayon. Walang nga nag-push. Oh, di ba? Para maugulat ng SGJ to, asan yung push? Well, it's passive plays ang nangyari dito sa side ng GG2. Tapos mid area naman ang gustong kunin dito na maaga sa SGJ. Wala pa naman sila nahanap na pick-off na kailangan dito. Pero si Brett, naghihintay dito sa smoke. Oh, that splash sa execution. At ayan na nga. Pero naka-isa pa siya. Si Brett. And ang ganda ng backstab ng ginawa niya. Rotation naman dito sa B. Si Jam nandito. Di nila alam. Masakit to. Tumbata to. Di nila chinik. Nandiyan si Jam. Malalasong sila ni Jam. Si Jam nakahanap ng isa. Si Brett nakahanap ng isa. Si Jam dead. Oh my buhay. God, Jam! Dalawang nakuha niya. Kasama si Brett. Isa na lang dito si Crab. Nalasong pa ang SGJ. Nalasong doon. Pero ang pangit nung ano, nung pag-clear nila ng site. Nilasong sila ni Jam. Di nga sila nag-clear ng site. Di sila nag-clear ng site. At alam mo natin na si Jam, masakit bumaril to. Masakit nga bumaril. Good for one. Good for two nga siya dun nung round na yun eh. Oh my God! That's great. A poor fundamentals coming from SGJ. Hindi nila clear yung site. Pangat talaga. No, they really needed to clear at least yung corners na yun. Tapos pag na-clear nila, disa ka na. Kailangan nila i-flash to. Kung dito ipa-flash, mid-grinder to. SGJ. At si Charles at si Jam, who's si having Jam a good game right now,
ang makakasalubong nila. Ayun na ba? Ay, hindi. Doon sila na. Sa mid. Sa mid yan si Yobib. Pero okay, nag-rotate na sila dyan. Di na ito papasukin. Dito sa... Ay, sabi ko yan, babalik na sila. Balik mo yung camera dyan sa ano, sa B. Sige, may labanan dyan na mangyayari. Magkaroon ng ano, contact sa mid-grinder. Tingnan mo. Ayun na yung mid-grinder. Ayan na nga. First contact is jump. Onting damage ang nakuha niya. The nade will should go down. Muntik na. Mamatay si Ang dun sa situation na yun. Di pa nila alam na nandun si Charles. Okay. Great. Now that they have the information, nandun si Jam, siguro inisip nga nila, more than one to, balikan nga natin to. And now let's do a hit on 2B. Maybe a B split nga ang gusto nilang gawin dito. Kasi dalawang tao nandito sa mid, tatlong tao nandito sa B pillars. Pag ganitong, ganitong super passive ang mga kalaban nyo, itong depensa, you need to your sniper to step up. Kasi kailangan makapick ng sniper, lalo mga ganito. Ah, teka, nung sinabi mong passive, tingnan mo kung nasa si Charles ngayon. Oy, ay, si Jump pala yan. My God, that's a wrong move coming from Jump. Di, wala nang oras eh. Ba't sila sumugod? Di ko din alam, pero si Leo nakahalap na isa. Charles din nakahalap na isa. Double backstab! Nagtatanong tayo kung bakit. Kasi Mario magaling pala. Sila, lumaban at double backstab pa lang ginawa nila dyan. Cram, akyat siya dito. Charles, alam, but traded. Coming out from Iloines. 1v2 situation na lang to para sa side ng GG to. Dapat magsama-sama na sila dito. Kailangan, okay. Kailangan na naman sila bailout ni Cram. Oo nga eh. Oo. Now, Cram. Nakakailang clash na to ha. Itong matandang to. Okay. Maganda. Very smart ang ganawa niya. Punta siya dito sa B kasi inakala niya. Okay. Nag-ingay ako dito sa A. Nag-hold sila dito sa A. Dito naman ako sa B. Na hopefully isa lang or at least wala na nandito for 6 okay seconds. Okay ako dyan. Okay ako sa ginawa ng GG to. Magsama na lang sila, retake na lang sila. Mm-mm. Okay, so they're going for a retake pero itong si Cram, he needs to reposition. This is a bad position for 2v1. Dapat tumama si Cram dito. Tumama nga siya sa isa for the trades. Yeah, the trade. Ewan ko ha, dito sa mapa ng compound, everyone loves to get that kind of position. Mm-mm. Maganda yan for the first kill at kung meron kang ka-crossfire. Tama. Pero pag 1v2 situation, ang bilis mo matrade. Wala kang tataguan eh. Kasi nga, tsaka ano eh. Alam mo naman yung pag mas mataas yung kalaban mo kasi sa'yo. Oo, sa height, diba? Lugi ka talaga. Lugi ka kahit sa real life eh. That's tama, high. Tama. Pero high ground. My problem there is yung ano eh, yung pag-ano sa'yo, may pag-refrag sa'yo, mabilis ka ma-refrag. Mabilis talaga ka ma-refrag at wala din siyang pwedeng abuin dun eh. But nice try din galing kay Cram. Ngayon, GG2. Mas prefer ko actually yung lumipit na lang siya tapos gamitin niya yung mga boxes to cover. Mas gusto ko na lang yun eh. At least, baka machamban mo pa. Siya meron siyang cover, di ba? Hindi siya mahahabol agad. But anyway, this is 12-11. New round na naman to. New round. Cute ang gusto at na dito. At Gaon Gaming, makaka-upset na sila ng first map. Charles at isang alam siya sa Yobin comes out with the trade. Tsaka dalawa pa siya doon at si Fred. Activated na dead. 4-3-1 situation. Si Cram na naman ang naiwan dito. Trifecta yun. Cram, naiwan na lang dito sa site na nahanap niya. At least si Brett, kailangan mo pa nalunin to para sa team mo. Pero half HP ka na lang at GG2 Lemon pa naman ang naiwan dito. Alam nila kung nasan yung bomba. So alam nila, di mo pa ipa-plant yan. So hindi na to magpipick si Lemon. Kakalma na lang yan. Yes. Hintayin ka mag-plant at saka siya sasugod. Sa mga 2v1 situation, ito ha, ang Gaon Gaming sa class situation, dito sila mas nagpe-play eh. Hindi nila binibigay. Tingnan mo, naghihintay na naman sila. They're gonna play for a retake. Pero sana sa likod maglaro si Cram. Ayan na naman. Ayan. Sa likod ng box ang ginawa niya. He was able to find for one. Now it's a 1v1 with Eloines with the trade once again. And they... Wow, yung first condition nakuha ng GG2. Oo nga eh. So this is nice for GG2. May chance silang manalo sa matchup na to. Sa buong series na to and Gaon Gaming Team 2, congratulations sa first map win nyo against, well, SGJ. One of the best teams here. Oo, at ito ha, take note. Lahat ng Gaon Gaming gumawa. Lahat ng Gaon Gaming nilabasan ng firepower nila. At isa sa gusto ko sa Gaon Gaming, pag clutch situation, doon sila naging tactical bigla. Oo, biglang may fundamentals sila. Yung fundamentals sila parang, sige, paya natin mag-plant 2v1 natin. Sama-sama tayo. Oo, sa akin, hindi sila pumapasok ng isa-isa. Di ba? Parehas silang papasok. Talagang they're gonna go for that 3-frag. So, good job sa ating Gaon Gaming. Oo nga. Yung last 2 rounds na nakita natin doon sa overtime, naging 2-on-1 situation. Dalawa yun, di ba? Tama. Oh. Di nila binitawan. And it was the same story every time, no? Yes. First contact.
someone comes in, si Cram, makukuha ng isa. Pero si Eloines, ready talaga for the refrag. And that's it. Yes. Yun yung isang gusto ko sa Gaon Gaming. Pagdating sa mga class situation, kino-close out nila talaga. Yun nga, diba? Eh. So gusto ko yung ginagawa nila na 2v1, sige, sama na lang tayo. Pagpunta rito sa site natin, magkukulat siya, dalawa tayo. Mm-mm. Pagpunta sa kabila, retake natin. Tsaka yung gusto ko din sa site ng Gaon Gaming, minsan nagtataka tayo, ba't sila nandyan? Oo. Tapos biglang magpa-frag ito, out sila ito, ng lang, walang the difference between Gaon, between SGJ at itong yung Pacta kahapon, mm-mm, mas nire-respect ng Gaon Gaming yung firepower ng Pacta. Mm-mm. Dito no not, respect. They're not afraid of SGJ. I'm sorry to tell you guys, yung mga fans ng SGJ, hindi sila takot sa firepower ng SGJ. Kasi kung papasinin mo Eloines, he's not gonna go back, diba? Hindi siya nag-back kahit na anong mangyari. Ito, makikita natin yung firepower niya, sinasabi natin. Oo, eh. Ito si Jam was a really big... si Cram, pag-usapan natin. He went really big for SGJ. He really did. Pero unfortunately, not ang enough din, nga. Ang as well. Silang dalawa. Yes. Not enough to help save SGJ. Ang dang spray ng ginawa ni EV dyan. This round... Charles, look at that. Charles, 1 HP. Oh my God. Diba? And, oh my God, Eevee, at least nakahanap siya ng isa. Pero ayun, sinasabi nga natin, yung refrag power ng Gaon Gaming, malakas talaga eh. Malakas yung refrag nila. And Lemon, my goodness, these shots Lemon, Eloines, everyone's, ano ba sabi nila, popping off. Yeah, popping off. Everyone's, lahat sila, lahat Michael sila, Jordan. I mean, the Celtics siya. Lahat yung magawa eh, Celtics. I mean, kung sa pagkapulido ng refrag, magandang refrag chemistry ng Gaon Gaming. Maganda talaga. Ang problema talaga ito, ay umalis si Eloines, oh. Sige, walang angkat kayo. Mas malakas ang bumalis sa inyo. Pero the difference between this game at yung sa Pacific Bacta, pag si Eloines, mamamatay siya dyan eh. Pag inakyat siya ni Aldrin, inakyat siya ni, sino pa ba yung mga bata doon? MBA, di ba? Sino man doon? Makita siya ni Revenge, maes type siya eh. So that's the difference. Kaya mas ni-respect ng Gaon Gaming yung firepower ng Makta. Mm-mm. Dito, hindi pinaparusahan ng SGJ yung mga ganun, random pushes. Mm-mm. ng Gaon Gaming. Tama. Nag-work eh. Ito ha, pag yung mga random pushes ng Gaon Gaming napaparusahan, mangyayari parang ginawa ng Makta kahapon. Diba? Kaso hindi. Tama. Tiyan mo, si Eloines nandun, nakatayo. Sige, akatin niyo ako rito. Snipe mo ako, headsetting kita. Tama. Diba? Tama ka dyan. Tapos si Charles, yung backstab niya kanina, meron lang isang backstab na hindi gumana, kay Jam. Yes. Pero unfortunate lang yun, matagal niya napatay yung binabackstab niya. Tama. Pero napakatagal. Sa firepower talaga, as you can see, hindi nila nire-respect ang firepower ng SGJ. So, everyone needs to step up for SGJ, lalo si Prony kasi... Sabi ko sa iyo, sniper, talagang mahirap na trabaho 'yan. Maraming isa sa pinakamaraming basher. Mm-mm. Sa mga team, ah. Yes. Ay yung sniper lagi. Right. That's true. Pag tumama ka, dami mong fans. Yes. Hindi ka tumama, dami mag-aayos sa iyo. Dami magagalit sa iyo. Dami ikaw may kasalanan, mga ganyan. Ang napakahirap ng sniper na ano. Tama ka nga. Na trabaho. So sana this second map, they need Prony to hit. He needs to. Kasi ang problema, si Lemon. Eagle Eye. Ay, oo nga. Eagle Eye. So sabi ko, ewan ko, nakikinig yung Gaon Gaming kahapon sa sinabi natin. Ha? Tama. Pero what a pick coming from Gaon Gaming. Yes. Eagle Eye. That's so, exactly. Di ba nakalusot yung Mexico nila? Ito, Eagle Eye tayo. Yun sasabihin ko. Sabihin ko sana, like, yung team ng Gaon Gaming, kung di na nalang ko itong Mexico, makukunin itong Eagle Eye. My goodness! Kasi ito ha, ang Eagle Eye, it's like Mexico. Basikip. Mahaba siya, pero basikip. At pag malakas ang power mo, you can live in this map. Tama. I mean, excited ako gagawin ng Gaon Gaming. At Gaon Gaming ang unang mga contact dito sa ProNet. Pero si Charles ready for the refrag. Sinasabi natin, last talaga ng refrag galing sa side ng Gaon Gaming. Si Lemon, maganda ang vantage point dito. Yun, no? Sa tower. Oo nga eh. Pero si ProNet, okay, tumatama na din siya. Nakadalawa siya kahit papano. Nag-hold siya dito. And Jam was ready for the trade-off kahit papano. At si Brett din, nahulog. Okay, maganda to. Si Yobim nandito, di na alam. Oo nga. And then, nakuha pa din niya si B-Boy. Kahit Jam! Babalo, ibig na lang ang naiwan dito. And GG2. My God, Jam! Gets the first round. Well, that's a misplay after misplay coming from SGJ. Unang misplay nila, si Pronit. Pumik pa. Nakadalawa na siya, pumik pa siya for the third pick. Namatay siya. Tama. Ang second misplay doon, si Kram. Di ko alam bakit siya lumabas doon para i-engage si Jam. At nabulag siya. Ayun. Second mistake. Third mistake, hindi tumama si Yobi. Hindi nga talaga tumama dito si Yobi, but muntik na.
kumuha ng kick-off. Dito si Evie vs. Aloynas ang nauna dito. May labanan sa bahay at nanalo ang GG2. So now it's down to a 3-on-2 situation. 4-on-2 situation. Buhay pa pala si Charles. Red life na lang siya, but it's still 4-on-2. At makukuha nila dito yung A site. They should be able to get the bomb plant. They do ang nalang nakahanap din ng isa kay Brett. But Lemon, sniper! Lemon! Kalina pa rin tong Lemon na to. Nakikita yung mga sniper nag-step up ngayon, no? Oh my god. At ito yung sinasabi, napansin mo yung ano, yung ito, mahaba, di ba? Mahaba. Napakaba. Pero masikip ang mga entrance sa mga yes, the choke points are very 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 fine. Very close. At yun na nga, unang segundo pa lang ng mapa nito, may labanan na agad. Brett, Charles, unang contact, nakakuha sila. Red XP na nga to si Charles, but still is a 5v3. Now, Aloynes gets one. Jam gets two. 1v3, 1v4 situation. Evie na lang ang naiwan dito at mahirap tong i-take galing sa A site ng side ng GG2. Si Brett pa nakatago dito sa doors. Makikita mo ba, Evie? Tumalikod ka, Lods, kasi nandyan si Brett and wow. Dito activated ang refrag power nila. Kasi it's like Mexico, nakita mo. Mm-hmm. Mahaba pero pag dikit-dikit sila, activated yung refrag power nila. So sabi ko nga, pag pinili nila to, para din sila nag-Mexico. Nakakatakot to sa SGJ. Well, kung ikaw nasa side ng SGJ ngayon, medyo kakabahan ka na. Kasi this is not looking good from them. This is 3-0. At sabi ko, isa pa sa condition, pag inunahan ng GG2 to, eh medyo magkaroon ng tactical ano conflicts sa loob ng SGJ. Oo. Tamang-tama ka dyan, partner. Oh my God, Brett! Naghintay lang, oh! Nag-overpush ni Miobim. Overpush nga talaga to si B-Boy. And now it's down to a 4-on-5 situation. Si Ang, at least ang kaharap ng isa, Eloy, is able to get another one. Ang, trying to save SGJ right now. Nakahanap siya ng tatlo. Dalawa, rather. Ang ganda yan, pero si Jam. Questionable pa rin yung bakit siya nag-overpush. He didn't need to push that at all. At yan, na naman tayo si Leoman. At least ang kaharap siya. Pistol din kaya niya. Naiwan na lang dito sniper sa side ng SGJ. Nakahanap siya kay Lemon. His first kill against the enemy sniper. But too much ang numbers 4-0. Ng GG2. Nakakatakot to pag SGJ ka. Makakaroon pa ng ano? Malalabset ba ang SGJ? Imposible. I don't think SGJ will allow this. Pero nilalaro pa ng SGJ itong mapa na to. Yun yung question. Well, okay. Prone it. 2-0 na ngayon sa mapang to against sa sniper ni Lemon. Okay. He's showing up. Now, it's the time for you to show up, Pronet. Great start. Ano na ang itutuloy na dito sa mapang to? Mahirap ang pagpasok dito. Mukhang split up ang mga members ng GG2 dito. Okay, nag-regroup na naman sila dito back sa spawn and they should enter sa site. You don't need to do that, Evie. You need to call back. Kalma ka lang. Hold ka lang dyan. Oh my God. Okay, mag-repeak. Okay. Okay, good. Just a little bit of a jiggle on some information. What happened to the discipline of SGJ? Kanina, nakakita tayo ng a little bit of discipline. Ngayon, where's the discipline? Buti na napaback pa nila si Evie doon. Hindi lang talaga. Pero, alam mo na, bakbakan kasi itong mapang to. Flashbangs will go out. And now the chill, they should just chill. Cram, at least nakahanap din ng isa. Doon kay Brett. Now, down to a 5-on-3 situation. Mahirapan na ang Gaon Gaming. Pumasok sa kahit anong site dito. Pero si Charles, naka-sniper na din. Double sniper pa sila dito. Charles at si Lemon, nakadalawang sniper. Ang wild niyan si Jam. Then nakaharap ng tatlo. Ang dalawa ng tatlo. Charles kinuha ni Charles yun. Pero what happened there? Jam sumugod lumabas lang sa mid. Si Jam ang lakas neto mag-contact eh. Alam mo siya palagi pumapasok. Ang lakas ni mid. Oh my God, Jam. Tumatalon na ka, bunny hop. Kahit anong ginagawa niya. Alam, ito yung sinasabi ko. Gao Gaming don't respect the firepower of this. They're not afraid of the firepower. Alam mo ginawa ni Jam doon? Ano? Sumukot lang sa... Wala ng flash. Wala. Talon. Talon, sumukot, headshot. Baliw ang ginagawa niyan. Pero nagiging crazy na ngayon ang labanan kasi apat ang members ng GG2 ang nahulog and finally... 5-1. Gets their first pero round. Hindi ka pa rin komportable dito. Not at all. This is a city-sided map. I mean, this is a GR-sided map. Tama, GR-sided map. Yan, baka defensive side dito. Pag-depensa ka dito, mas magandang ka pa sa'yo per GG2. So, opensa, tuloy-tuloy lang. And this, see, I would like, it's amazing ang ginagawa nila dito sa side ng GG2. Dapat ituloy-tuloy nila to if ever they want to continue this on. Apat ang nantao nandito sa mid. Wala pong nahanap dito. Slowly but surely, utilities ang nilalabas. Smoke grenade.
titigilan nila ang push dito, galing side. But the flashbangs will go out, and will they enter to this area? They will not. Percy Pronit, nakatago dito sa taas. Nice, nakahanap siya ng isa dun kay Jam, tatas ng building. And now, okay, good meat grinder. Anong nangyayari dito sa side ng SGJ? Okay, now it's down to Eloines. 1v4. Eloines can clutch this, ah? No. Impossible! Impossible! What are they doing? 1v2 na lang ngayon! Muntik pa sila! That's a problem for SGJ. Ito number one problem, the discipline. Pag isa na yung kalaban, gusto nila sinusugod. Alam mo bang natalo sila sa CFS dahil sa ganyan? Mag-isa na lang yung sniper, sinugod nila lima. Masama yun. They need to stop doing that. Muntik, there's no reason to. There's no reason to, di ba? Wala namang kinalaman ng economy dito sa wala, game. Wala. Why, walang economy ito. Why do you need to attack him, di ba? Wala. As in, wala talaga. Kasi sabi sa'yo, capable si Eloines gawin niya. Ilang beses siyang ginawa sa Makta kagahapon niya sa Mexico. Di ba? Tama. Kill ratio. Sige, gusto mo itaas yung KD ratio mo, pero that doesn't matter kung natalo mo yung round. That's the thing, di ba? But still, okay. Isipin mo, from 5v1, naging 2v1. Tama. Tapos magkahiwalay pa yung dalawa. So, pwede clutch ni, ni Eloines. Okay, pero at least, good news naman para sa SGJ. They were able to pick up 2 rounds. That does give enough time for GG2 to respect si their defense. Nakalaso si B-Boy. Percy Lemon, ang ganda ng pick. Nakalaso si B-Boy. And B-Boy. Nakalaso si B-Boy. Isa, dalawa B-Boy! Ang nahanap niya. Percy Lemon, ready out for the trade-off. And still, it's a 3-on-3 situation. May lason din si Evie, oh. Oh, this is nice. No way they'll check him. Mamamatay itong members ng GG2 kung hindi nito na-check. Ang ganda pa naman ng pwesta ni Evie. And Cram will also try to find for something, pero wala pa naman din siya nahanap. At mukhang B-site ang gusto nila po din dito. Pronit, good shot. Dun kay Brett. At least ngayon, Pronit is alive, ha? Buhay na nga siya. And Pronit is able to up now. 5v3. Okay. So, imagine this. Kiram mo yung scorer ng SGJ ngayon. Oo. Pero the difference is Pronit is on top. Tama. Ang laking bagay nun, di ba? Tama. Na makakasal na score. Pero kanina, kumuha na yung score dito matama sa Pronit. Ganun pa importante ang mga kills ng isang sniper. Okay, ang pumapasok dito sa habahay. Dalawa ang nakuha niya dyan. Charles, Jam, nahulog na. At si Brett, at tuloy-tuloy na ang mga members ng GG2 ang nahulog dito. Eloines and Lemon na lang ang naiwan dito. Lemon, pag-peak mo, may cram dyan sa taas. Nahulog na din siya at Eloines na lang ang naiwan dito. Pupulit pa kayo dito kay Eloines? No. Kay Eloines? Imposible. Sinabi ko tong dati. Imposible niyang gawin to kanina. Imposible niyang gawin niya ngayon. Kay Eloines! 1v2. Nakukulit talaga ng SGJ. Low HP na to si Eloines. So surely, imposible na to ngayon, di ba? Deagle. Okay, good. Yan. Medyo kinakabahan talaga ako sa SGJ. Imagine kung ibang... Eloines almost clutched them 1v5 twice. My God. It's... very impossible. Para sa akin, imposible. Pero para sa'yo, it does happen. It's still nervous. It's still nervous. It can happen. It can happen. You're right. You are right about that. So, bibigay ko yan sa'yo. Evie, able to find for one. SGJ, good start sa second half na to. At least numbers advantage ang nakuha nila dito. Pero maganda ang pwesto ng mga members ng GG2. May depensa sila kahit papano. Flash grenade will go out. Di pa naman sila pumapasok dito. And Jam will be the first contact. Si Eloines ang nakuha dyan. But muntik na makuha ni Jam si Yobi per si B-Boy. Di siya mapapala. And now it's down to 4-on-3 situation naman ngayon. San sila pupunta? Mukhang gusto nila pumunta dito sa A-site, pero may lason. Tinamuan deep ng push. Eloines, isang nakahanap. My God! The firepower activated for Eloines. Kanina pa to si Eloines. Ayun lang. Umiinit na nga per si B-Boy din. Umiinit na din. Now it's down to a 2-on-2 situation. It's going to be difficult. They still need to take a site. Tapos may isa pang lason ang galing sa site ng GG2. Di nyo ba malalaman na may tao dito sa likod? Hintayin kayo ni Lemon. Sige, si Lemon has the information. Sabi niya, okay, nandito na sila. Papasok na sila dito sa spawn natin. Ako. Pero wala silang mahanap at gusto nila pumunta dito sa B. Di niya narinig. Ako. Duck sniper. Oh no!
Si Yobim nakahanap ng isa. At dahil dyan, they are able to take A site and they plant it. Ang B site pala to, and they are able to take the plant. Now, it's, yun nandito si Charles. Malalaman ba nila kung nasan siya? Alam nila. Narinig. There we go. That's a nice headshot. Okay. As you can see, nakita natin, Aloynes, everyone can get that headshot, can get that kill. Pero kaya sila, kaya medyo nagiging delikado ang GG Torito. Kasi discipline din eh. Nakapitas ng dalawa si Aloynes, nag-repeat pa siya. Tama. It's all about discipline. Parang ano to eh, labanan ng discipline tong dalawang team na to. Diba? Pero, labanan sila ng disiplina. Pero alam mo naman sa side ng ano no, GG2, unless if it's a clutch situation, re-peak talaga sila. Oo nga eh. Pag wala sa clutch ha, imagine, ewan ko bakit eh. Pag clutch situation, yung disiplina nila, ang ganda. Pero pag clutch situation, talagang i-re-peak ka nila up to sawa. Na-timingan niya si Pronit doon kay Brett. Oo. And is able to get the early pickoff doon. Okay, maganda. Wala ng sniper sa side ng SGJ. At GG2, may numbers advantage naman doon ngayon. Tingnan natin kung mababalik nila yung lead nila na kailangan nila. At mukhang gusto nila pumasok dito sa A-side. Okay, isa maganda yung position ni Charles dito. Charles, isa. Umuubos siya. Pero alam! Nice check para kay Ang. Alam ni Ang na nandun siya. And ready. Ipit si Crab. Way ball. Eloy na siya. At least nakahanap siya ng isa. Now down to a 3-on-3 situation. Ang, red HP. Eevee, half HP. Yobib, may onting damage na nakuha dito. But the bullets are coming. Si Eloy na sumakit ang tower. Brett, nakahanap siya. Kay Ang. Si Eloynes, nakatas nandito sa tower. And it's going to be difficult. Ipit na. Push. Lemon. Muntik na. TV. Nakahanap. Now, jump to Eloynes. And good. Double peak galing sa side ng SGJ. Wow. This, ano ba to? Labanan ba to ng, ano? Ng power na? Parang power versus my power na to, ha? Oo nga, eh. Alam mo naman itong mapa na to. Diba, alam mo na yung disiplina na yan. Flashbang will go out. And we should give up that space. Pero diba, ang sayang panoorin ng Eagle Eye. Diba, ang saya, diba? Saya talaga. Parang ano eh, pagalingan ng refrag din to eh. Parang Mexico rin. Parang Mexico eh. At saka, since malaki na yung mapa, but yung pagpasok mo sa map, may labanan agad. May labanan agad. Ayan o, Lemon, able to get the shot on Eevee. GG2 naman ngayon, ang may numbers advantage. Isa pa, muntikan na. Okay, hindi niya nakuha. Hindi nila nakuha dyan. Oy! And oh my God. Yun yung sinasabi ko, lamang na sila, si Lemon nag-repick pa na headshot tuloy. Mm-mm, pero si Charles, diba? Nakahanap din siya ng isa. Doon kay Cram at si Jam. And Charles, ulit. Ang nakakuha dito, si B-Boy na lang ang naiwan dito. 1v3, kayang-kaya mo to. Dapat, maganda. Wala pa tayo nakikita ang magandang sound galing kay dito. Oh, pero Eloynes. What? Eloynes! 13 frags ng lalaki to. Grabe naman to si Eloynes. Ayaw talaga mga ito ha. Kailangan tapusin na ano to ng GG to dito sa mapa na to. Oo. Kailangan nila i-close out. Kailangan nila i-close out to. Medyo tactical yung ano, susunod na mapa eh. So kailangan nila i-close out dito sa Eagle Eye. Tamang-tama. And ito na nga, 6-6 ang scoreline. Anyone's game pa rin to. Mm-hmm. And that's going to be scary if you're in the side of SGJ. So they need to somehow just take control of this map and say atin na to. Eloynes is able to not find anyone but popcorn ni Brett ang nakahanap. Si Lemon din nakahanap. Brett nakahanap ng dalawa. My God! Tatlo pa din in deck. What's jump. Happening? Ang nahulog doon and GG2 is able to get this round. Nakita ko yung firepower sa mga yun. My goodness! No need for flashes, no need for anything, just headshots. Pasok mo na lang. Dry pick mo na lang lahat. Headshots na lang. Oh my goodness. Pronit, nakahanap kay Lemon. Undefeated si Pronit sa sniper battle ngayon. Pagkalaban niya si Lemon. Oo, nag-i-edit si Pronit ngayon. Oo nga, iba na ang storya ngayon. Ang kulit! At muntik niya nakuha. Actually, nakuha na nga niya si Brett. Pronit, pinapakita niya. Sinasabi niya, okay, teka lang. Ako din, magaling ako sniper. Papakita ko sa inyo. Hindi siya nakita. Oh my God, baka kalason. Baka kalason si Charles. Ang nakuha niya, at least nakuha one niya. At least one. Pero Eloynes, nakaharap siya ng dalawa. Oh, si Jam. Si Jam, ha? Malakas to. Mm-hmm. 11 frags si Jam. Na-headshot ni B-Boy. Okay. B-Boy, umiinit na nito. Kamot uno na ako sa nangyayari ngayon eh. Pakulitan sila eh. Tinan mo, napatay si Lemon, nag-repick pa rin si Brett. Ito yung Hold W diba? Gaming. Hold W Gaming itong nangyayari ngayon eh. Pakulitan eh. Pakulitan yung laban. Nag-peak ako, may sniper dyan, re-peak ko. Sige. Diba? Wala akong pakialam, labanan natin ito. Eh, ang lamang ng GG2 is yung refrag game nila. The refrag game ng Gaon Gaming, napakaganda. Pero, SGJ. SGJ naman,
yung ito, si Prodi, gumagana yung pick niya. Oo. Kaya sila nananalo dahil gumagana yung pick niya. Tama. Kaso, both teams ang kulit. Diba? Both teams ang kulit. No risk. It's actually, well, para sa akin, masaya ito panoorin. Masaya nga. Kaya gusto ko makita ng Eagle Eye. Gusto ko makita paano maglaro ang mga Pilipino ngayon. Okay. Iba naman ngayon ang story. No one has died. 30 seconds, 20 seconds na lumagpas. Wala pa nang mamatay. Okay, mabuti yan. Makita natin dito ano yung labanan ang gusto nilang gawin dito. Si Jam. Yung mga smoke nasa bubong ah. Oo nga nasa eh. Nasa bubong yung smoke. Wala sa nang natatago. Si Ang nakalmay sa Jam. Nasa taas dito. Kalo ko dalawa pa makukuha niya. Pero di ba nakita mo ginawa ni Jam? Imbes na magtago. Oy, tatalon na ako. Tumalon siya. Mag-headshot pa ako. Ay my God. And now it's just 4v3 situation. Pero buhay pa si Eloines ha. 15 frags coming from Eloines. Red Life, dalawang members dito ng SGJ. So, doable pa naman para si Cram. Ayan. Jamie, what's Eloides yan? Oy! Prodit, pinistol. Okay. I mean, difference ng defense ng SGJ doon at GG2. SGJ, pagtapos ng isang kill, hindi tumalon si Ang off the roof. Oh, hindi tumalon. Nandun lang siya. Kasama niya si, ano, si Ang, si Cram. Si Jam, sure kill niya yung isa, pero hindi pa ako tapos eh. Headshotting ko pa yung isa. Oh my goodness. Fires, great grenade spam ang nangyayari dito, utility spam ang nangyayari dito sa mid area, pero wala pa naman silang hanap dito. Alam mo, Cebu team itong, ano, Cebu team itong GG2? GG2. Oo nga. Na-surprise ako, alam mo bakit? Bakit? Sa tira namin, isa sa pinaka-tactical na team ay ang Cebu. Kaga-Cebu. MOTV, Smackdown, they're so tactical. Malakas sila bumaril din. Given mga taga Cebu, malakas bumaril din. Oh, may lasin dito. Pero yung team na yon napaka-tactical. Eloines, may lasin to! 1, 2, 3! 1! Sige, isa pa! Joke lang, isa lang. Okay, fine. That's good, I guess. Masyadong maaga yung pagkalabit ni Eloines doon. Onting trigger discipline pa siya. Onting trigger discipline pa. Baka nakadalawa-tatlo si Eloines doon. But okay, at least nakahanap siya ng isa. Pero importante yung pinatay niya, yung sniper. Yes. At si Pronit, ang laki ng impact kayo ng mga kills. Umiinit din siya eh. Oo. Now it's coming down to a 4-on-4 situation dito. Slow down pa din ang ginagawa ng SGJ. Actually, kung if they do want to hit a site, mukhang gusto niya. Brett! Brett! Dito sa Brett. Pwede ko nag-lipik. Babatukan ko to si Brett. Pag nag-lipik yan. Brett on the bridge pero si Cram ang nakukuha doon kay... Ay, si Cram pala ang nakukuha doon kay Jam. Mag-i-repeat ka si Brett! And now... Okay. Buti na wala na doon. Mukhang hindi. Wala na sila doon buong. Now they have the information up. Mag-rotate na sila. Papunta dito sa A area. Ano na magagawa ng dito dito? Wala! Kasi si Ang! Off-guard sila! Tsaka si B-Boy ang nakahanap sa inyo dyan. Now, it's a 1v4 situation. Brett, low HP naman din. Mahirap to para sa'yo. EB na sa taas. Ang na sa taas. Lahat na sa taas. That's a nice call coming from Ang. Yes. Ginawa niya. Kasi, di ba, pagkakaiba ng dito, dalawang team, yung GG2, mag-iwalay pa yan. Oo. Ito, tinawag niya ang lahat. Tara, dito tayo lahat. Walang makulit. Oo nga. Sugod tayo lahat dito. Tamang-tama yan. That's exactly what SGJ need. I feeling ko ngayon, yung disiplina ng SGJ is paying off more than they should. Match point na kasi lang ngayon. Match point. Kailangan nila close out to get the third map. Oo. Kasi, pero, I believe, mas komportable sa third map. Dito, talagang, nakita mo naman, ganado yung firepower ng ano, activated GG2, na activated. Activated nga eh. Oh, Lemon vs. Pronet. Mukhang ang unang contact dito pero wala naman silang ganda ang position ni Brett dito. Pero, good for at least one to. Okay, tingnan natin. Kung good for one, good for none. Huli. Ang alam. Ayaw pa si Lemon. Ayaw pa si Lemon. Nahulog din siya. Oh my God. Now it's down to a 3-on-5 situation. Mukhang SGJ got this in back. Surely. Map na to. Pag ito, hindi nito na-close, it's on them. Charles, nakahanap ng isa. Evie, Charles lang ang naiwan dito. Oh, nakadalawa pa siya. Ako, kukulitin na naman nila to si Kai, ni Charles, si Charles. Oh! Pronit, huwag ka na mag-pick. Kalma ka lang. Kayang i-clutch to ni Charles. Kalma lang. Now, okay. Kumakalma na sila. Disiplina na sila. But now, information. Parker Charles, nasa kanya na. Alam niya kung nasan si Evie. Alam niya kung nasan si Charles. Great reposition! Uy, buti na lang! Buti ka pa! Buti ka pa sila doon! Okay, SGJ, good. Mabunta tayo sa map 3. Congratulations sa inyo. Pero
Grabe. Oh, grabe. Dito, di natin to na-expect, no? Yung mapa nakakala natin mananalo SGJ, natalo sila. Yung mapa nakakala natin mananalo yung GG2, natalo sila. So, it's gonna come down dito sa map 3. Ito ah. Oh my goodness. In doon sa second map, I believe kung medyo may disiplina ang Gaon Gaming, sa kanila na yung second map. Mm-hmm. Maraming na-throw na rounds sa second map na si Brett ayaw umatras, si Lemon ayaw umatras, lahat sila ayaw umatras actually. Yes. Si Jam nakapatay na ng isa, clean, walang bawas ha, napatay niya isa, tumalon siya. Tama. So, kung konting disiplina lang Gaon Gaming, mas malaki yung chance nila manalo. Napakonti lang. Konting disiplina lang kasi ang dami mga misplay. Oo nga. Isipin mo, pag barilan, refrag, ang galing nila eh, di ba? Ang galing yung mag-refrag, ang galing yung sa barilan. Kaso nasosobran talaga minsan ng mga ano eh, ng mga overpeaking, overengagement. Saka yung ito din gusto ko sabihin, team discipline, apart from yung team discipline, trigger discipline din kahit paunti. May ilang beses na pwede silang manglason. But kahit isa lang or kahit none ang nakuha nila dyan. And that's unfortunate kasi ang ganda ng position ang mo, ganda ng position wala ka ba din nahanap. Kulang sila sa disiplina pero kung konting discipline, kahit yung tactical, huli nyo na eh. Oo. Kasi kayang buhayin nung, tina mo yung barila si Eloy niya, sa Diyos ko po. Oo, ito. Ilang beses. Ayan, ito yung trigger discipline. Maganda, galing kay B-Boy. Good for two, di ba? Oo, ito to. Galing kay Ang, di na ito ma-refrag si Charles. I don't know where he was looking there. Unfortunate nga talaga dyan. And, oh my goodness. Where? Ito, ganda rin ito. Ang ganda rin ito. Itong ginawa nila rito. Oh, double pick yun. Wala na magagawa si Eloines doon. Yes. Pero nakita mo naman, Eloines, he did everything. Everyone actually is hitting their shot. Mm-hmm. Everyone sa GG2. Kaso, that discipline cost them the game. Cost them this map. Mm-mm, tama ka dyan, partner. And ito yung gusto ko sabihin. You know, over that's over ano, over rotation yan. But yes, dalawa galing sa mid, but wala na iwan sa A. Yes, tama. Diba? Wala tama nang information eh. Kasi nakita ni Brett na merong tatlong papasok sa kanya, pero after that initial contact, wala nang follow-up contact. Tama. So bakit kayo nag-overrotate? Tama. Usually kasi pag sa mga 3v3 situation, ang ipaparotate mo one person lang. Yung isa dapat naka-anchor sa isang side. Tama. Ang nangyayari lagi sa Gaon, pag nakikita natin, everyone wants to rotate. Everyone wants to be the superhero. Mm-mm. So that's not good. Dapat magkaroon sila ng structure. Kahit disiplina lang muna unahin nila and they're gonna be much more better. Tama. Diba? Tama. Sayang, no? Sayang. Kala ko kaya na nilang talunin yung ano eh, yung sa SCG, mapa na yun. Sa mapa na yun. Kasi at first parang lost yung ano yung SCJ. Hindi nila alam paano contrain yung ginagawa ng Gaon Gaming. Pero and then suddenly, nila. Boom, Pronit showed up. He needed diba? That. Pronit, ganun ka-importante yung mga impact frags niya. That map, it's because of Pronit. I agree with diba? You. It is because of Pronit. And with that map, pupunta po tayo sa map 3. Pero bago po niyan, pupunta muna tayo sa break. And after that, again, another banger. So yes, ako po ulit si R2G. I'm 02. And yes, we will see you after this break. All right. Hello, welcome back nga po natin dito sa bakbakan natin. It's going to be the map 3. Literal na bakbakan to. Ha? Bakbakan talaga. Well, sabi ko nga, parang pagandahan ng disiplina. Mm-hmm. Gaon Gaming dito sa third map, activate yung disiplina nyo. Kaya ko yung dalhin ng firepower nyo. Tama. Kayang-kaya silang dalhin ng firepower nila. Sa tactical aspect naman, medyo hindi pa pulido tong ating SGJ. Kasi nga may bagong IGL, bagong class. Kasi pag bagong IGL mo, bago din maging style nyo. Mm-hmm. So medyo nagkakakapaan pa rito. Pero dito, binubuhay sila ng mga veterano. Binubuhay sila ni Ang, binubuhay sila ni Cram. Mm-hmm. Pero doon sa panalo nilang mapa sa Igalay, it's because of Pronit. Yes. Yung, I think, he got like 14 frags. Around that. Well, lahat yun impact. Mm-hmm. Lahat yun nakuha niya ng first kill, second kill, mga ganyan. So, keep it up. Kasi they needed that. Pronit, you don't need to produce 20 frags, 15 frags. Just produce those kind of impact kills. Mga first kill, second kill maybe. Tama. Okay na yun. Yes. That's okay. So Pronit, they need you. As you can see, if you play good, the team can win. Tama. And diba? ito yung story na gusto ko i-bring out. No? Map 1, si Lemon. Undefeated sa sniper battle. Mm. Kung kalaban si ano, di ba? Si Pronit. Map 2, Pronit undefeated against Lemon. Di siya nagawa ng paraan ni Lemon no map 2. So now, for the map of Ankara, alam natin, importante yung... If you're going to notice, the snipers in all teams are really important in winning rounds. Mm-mm. They don't need to produce
a lot of frags. They just need to produce that one per skill. Yes. Diba? And it's enough to win the round. Tama. To help them win the round. So, ganun ka-importante yung sniper. Kaya pag yung sniper yung napugo, ang hirap manalo. Tama. Diba? I agree with that. And ito na po tayo dito sa map 3 ng SGJ versus Gaon Gaming Team 2. At ang kara po ang mapa natin ngayon, SGJ is gonna be on the BL side. Tapos GG2 is going to be on the GR side. And GG2, oh, risk for blood. Ang lalim mo, Brett! Ito na naman tayo eh. Ang lalim ni Brett! Ito na naman tayo. Same old story. Sige, mag-push tayo. Hold natin tong lugar na to. Kahit mag-isa lang ako, sige. Nahanap siya ng isa, pero na-trade out siya galing sa side ng SGJ. Siguro sanay na sila at this point. No? Ito, Charles. Bulaga! Bulaga! Ganun kalakas si Charles! Di ba last ng Gaon Gaming? Eloines is able to find for another one. Talon! Ang sabi ni Eloines. Sige! Tumalon na lang tayo dito. Lahat-lahat na down to a 2-1-2 situation. SGJ still has not put down the bomb. Lemon na harap niya and jam! Oh, jam! Space pero, jam! Makikita mo gano'ng kalakas din talaga yung firepower ng GG2. Isipin mo, off-guard na off-guard si Charles. Humarap siya, headshot siya si Ang. Oh my God, these kids! Ang lalakas po pa rin. Ito yung gusto nang sabihin sa GG2. Parang yung gusto nilang gawin, kumuha ng isang kill. Tapos yung second, tapos parang gusto nila ibigay yung refrag. Pero di, sa utak nila, kaya nilang patayin yung second. Ganun yun. Yung second, alam nila, kaya nilang patayin. Kasi nakita mo nga, isipin mo, off-guard mo na. Kung ikaw siyang mapapakamot ulo ka na lang eh. Oo ano ba yung off-guard na siya? Humarap sa akin, headshot ako. Oo nga eh. Diba? But, oh my goodness, GG. To the, in the revenge side, they at least get the first round dito. Di pa din nagsachange ang style ng GG2. Di pa rin. Parehas pa rin sila. Well, if it's working, don't fix it. Pero sometimes, yung nga sinasabi ko, double-edged blade eh. Oo. Di ba? Minsan, iyan yung kakatalo rin nila. Yung ganyan nila. Tama. And at least for this round, they do have a change of style a bit. Passive? Mas more passive? Mas passive. But which is surprising. Pero tingnan natin ito ha. Kasi ito, nakita niya marami. But he picked that. Still, diba? Of course. Ano ba i-expect natin? Lemon. So, Lemon. Buti ito si Lemon umatras na. Oo nga. And now, Bull. Oh, yung pistol lang ang kailangan ni Lemon. Sige, oh. Isa pa Lemon. Oh. Sige. Oh! Oh! Tatlo ang sinasabi Lemon! Ko sa'yo eh. Oh my God! Now it's a 1v3 situation. Si B-Boy na lang ang naiwan dito and nahulog na din siya galing kay Charles. Ano nangyari doon? It's Lemon. What? Ano ba ba? Ano ba ba iniisip diba? Mo? Diba? Ako sabi ko, that's the problem. Hindi napaparusahan ng SGJ mga ganong klaseng moves ng GG2. Mm-hmm. Ngayon yung nakita natin sa Makta, pag nagganon yung GG2, wala. Pinaparusahan ng Makta. Agad. Ito nangyayari, hindi. Isipin mo dalawang pinistol ni Lemon. Di ba? Oh my God, Lemon. Lemon is on fire this game. Kailangan magpakita din si Pronit. 4 kills na ngayon sa NC Lemon. Actually, yung makapatay ni Lemon, pistol. 3 kills, pistol. Ay, oh, nga, diba, pistol. Isang sniper lang. Oh, isang sniper, 3 okay, pistol. Okay, Pronit gets the first shot dun kay Charles. Charles na naman sa mid yan. 100%. 100% sa mid yan. And yo, ano kay B-Boy, nakahanap dun kay Brett. A numbers advantage naman ngayon galing sa side ng SGJ. Maganda to. Kailangan nila ito i-convert if ever they decide to hit a side pwede. Ang ganda ng ginawa nila, it's a fake. Mm-hmm. They need to commit na right now kasi walang tao yung B-side. Kahit isang tao, wala pa si Jam. Nakahanap dun kay side, kay Cram. Ayun, sa A pala. Dun sa... Walang tao yung A. Walang tao yung A. They can just go. Ayan, they are and they plant and now it's gonna be a retake. 3-on-4. But it's still gonna be a retake. Kaya ba to ng GG2 i-retake? Ang patong pesto, flashable. Kung itong GG2 maroon mag-flash, flashable yung mga pesto. Pero alam natin yung GG2, di nila sa ipa-flash. Di nila ipa-flash. Oh, headshotin namin to ng flash-flash. Ayan, Lemon is able to find for another one. Am is able to find for a trade. Lemon, double diba? Team. Okay. But Risa. See, if they, a little bit tactical, mm-mm. Na alam nilang gumamit ng utility. Kung dali nag-flash doon, yung lakas nila, madodoble. Mm-mm. Yung lakas ni Charles, lakas ni Lemon, Eloines, madodoble. Diba? I agree. Sayang eh, kung konting gamit na ng flash, smoke, yung kung gano'n kayo kalakas pumatay ngayong Gaon, mas nalakas pa kayo. Mm-mm. Yung firepower nyo, i-mix nyo din with ano, utility. Oo. It's going to be super kasi helpful. Kasi actually may flash pa sila kanina. Yes, they did. Diba? Yes. Walang na-flash eh. Talagang barilan lang gusto wala. Nila. Wala. As in, pasok lang ng pasok and the refrag. They were able to get the refrag. Sabi ni, ano yan, ni Aris. Ano? Ni Aris Alde. Yan yung ano, yung Filipino style. Pinoy style. Pinoy style. Oh, yan. Oh, ano,
force. Oh, repeat. Come on. Aba, ayaw mag-repeak. Wow, nag-flash. Ayan ang sinasabi ko at nag-back up. Okay, wow, there we go. GG to ba yan? Iloinas yun eh. GG to ba yan? Oo, GG to yun. Di yata member ng GG to yun. wala siyang fighting ano eh. Fighting spirit. Pero okay. That's good. Nag-back up na at din. At buti na lang nag-back si Iloinas. Pero Iloinas, I think, is one of the smarter player ng GG to. Pero ito na nga, may hit na gustong gawin dito ng SGJ. Apat ang members nandito sa B-side at gusto nila i-take to. Mahirap to. I-hold. Oh, dito si Lemon. Pag ikaw si GG. Lemon! Ano nakita natin kung gano'ng kalakas tong batang to? Isa ang nakuha niya. Dalawa. Oh my God, Lemon! Sige. Tatlo din. Double sige. Kill! Umiikot-ikot pa yan. Oh, sige. Isa pa. Isa pa. Lemon, Kram, mag-peak ka dyan. Ayaw mo mag-peak. That's probably for the best. Kasi kung nag-peak ka dyan, papatayin ka ni Lemon para si B-Boy. Naku, delikado si B-Boy dito. Pangit ng position niya dyan. And they have the full information. Wala pa silang resources. And there is almost a shotgun galing kay... Wala silang resources? B-Boy, wala na. Meron na flash. Flash lang. Kaso bakit siya nag-flash agad? Di ba kaka-exist si B-Boy dito? And now B-Boy trapped dito sa boxes na to. Habang pumapasok na din ang ibang members ng SGJ. B-Boy, 1v1 situation! Oh my God, B-Boy! What a clutch! Flying Deagle! Flying Colt! Deagle shot. Flying Colt yun. Colt na yung gamit niya. Colt, headshot. Headshot. Galing oh kay my B-Boy. God, what a clash coming from the young one! We're talking about firepower galing dito sa GG2, but B-Boy is the only firepower SGJ needs. Yes. Ang lakas, 7 kills na siya ngayon. My God, B-Boy showing up right now. First map, wala masyado. Second map, ganun din. At ngayon, he's alive. Well, second map, actually, medyo madami din yung... Medyo marami. Oh, I think it was... 18. Oh, 18, okay. Madami pala. So, he was alive sa second map. Yes, very much alive. Very much alive. Third map, pinapakita na niya. Kung bakit siya si B-Boy at si Brett nahulog. Naku, ay, si Brett. Umaris si Brett, you know, to. Si I mean, ayaw pa rin umaris ni Brett, to. Of course. BRGG2. Machalis dyan. At ayan, of course, you peak that, Eloines. Ang ganda ng peak mo doon. Na-peak si B-Boy. Si nakahanap siya ng isa. Doon kay Brett. Finally, the refract comes out galing sa side ng SGJ. 4-on-3 situation mo yun. Pero ang buhay ng SGJ, napakababa na. Mm-hmm. Eh, B-Boy, ang baba. Kram, low HP na din. And Eloines is also low HP. Flash grenade will have to come out and he's forced to at least respect that position for now. Hindi na siya mag-repeat dito. Surely tingnan mo, not. Ang position ng ating GG to is still an aggressive position. They're not opting for a defensive position. Tama. Kahit talamang na sila ng tao. Tama. They still want that fight. Isipin mo, Eloines is red life. Kaya low life, kaya mo nandiyan pa rin siya. I don't care. I don't know. Diba? Is he still there? Eh, wala. I'm going to hold my ground. And I'm going to get my headshots. He's gonna get one. I'm gonna get my headshots here. Pero ito. Ay, oh my God! Di-hit ang gusto nila i-take dito. Flashes, bangs, will. Naku, si Lemon. Dapat tumaba rito. Yeah. Na-off guard si Lemon. Na-flashbang din siya. Na-flashbang din. Oh, so it's really difficult dun sa side ni Lemon. Good utility usage. Galing sa side ng GG2. At may ikot dito. Gusto nung dito ha, yung disiplina ng SGJ activated dito. Mm-hmm. Oh, dito yung nag-equalize ng laban. The flash grenade will go out. Eloine is still good for one. Kahit papano, ganyan siya ng HP. Maganda yan para sa side ng GG2 kung gusto nila. Ituloy-tuloy itong reading. No, B-Boy! B-Boy! Ready din! Para si Charles! Oh my goodness, ang ganda ng shot. Nakita mo yung headshot na yun. Golden one tap of loving. And now Eevee sa left alone. Oh, Eevee! Nice one, Karmam Eevee. Well, I mean, 4v3 situation, you can set up a crossbar with Lemon. Dapat nag-set up na sila ng Lemon, si Lemon sa Eloy sa crossbar. Na nangyari, magkaiwalay sila, nakuha ngayon ng SGJ yung site. Mm-hmm. So yung nga sinabi ko eh, activated ang disiplina sa SGJ ngayon. Kung tignan mo, 3v4 situation, ano mo nangyari? Magkakasama sila. Tama. Di ba? Nakuha nila yung site easily, tapos nag-establish sila ng kanilang after plan. Tama. So ganun lang ngayon yung disiplina na nakikita natin kung paano napapanalo ng disiplina yung tamang-tama ka dyan, partner. And now it's going to be an A hit na gustong gawin dito sa side ng SGJ. The initial contacts are perfect. May flash. May mga resources. Utility. Smokes. Grenades. Well, actually, bumlag yung mga kala, yung mga, ano, yung mga bantay doon. Eloines, at least nakahanap dito. Oh my God! Nalason tong dalawa. Hindi nag-react. Oo nga. Hindi nag-react si Pronate. Bakit? Nag-react siya, but it's too late as Brett is able to find for another Lemon. Oh my God, 2v1! It's suddenly doable! But AV, ayaw niya ito yung papalipas. One-on-one situation na ngayon.
It's Aloynes, it's Eevee. It's all gonna come down to this timing, this peak, this moment. Diffuse. Kita niya ba? Pros don't fake, but it doesn't matter. Because he gets the shot na kailangan dyan, Aloynes. Keeps it a tie game. Medyo nagmadali si Eevee doon. That's a nice clutch coming from Aloynes. Pero that was a 5v3 situation. Hindi ko alam ano nangyari ha. Hindi nag-react si Pronit doon sa backstab. Feeling ko late na masyado yung communication nung galing doon kay ano. Yes. Kasi hindi siya yung una namatay. Hindi nga siya yung una namatay. Pero parang hindi na communicate, ibig sabihin. Yes. Hindi miscommunication. Na miscommunication yun. Medyo natarikot pa rin siya eh. That happens. Yeah, it does, yeah. It happens talaga. And with dahil dyan, GG2, nakuha nila yung round na yun. Mm-hmm. Just barely. And nice clutch then coming out from Aloynes. So, this all comes down to si Aloynes talagang maasahan ng GG2, no? Yes. Since yesterday, Aloynes lagi nandyan. One of the, parang pinaka, ano nila eh, isang laging sumasalo, safety net. Mm-mm. Si Aloynes. He's their safety net. Parang someone you can rely on. Nagranado si Charles at sakit. Pero ano mong ginagawa? Nandiyan pa rin siya. Oh, syempre. GG2 ako eh. Hindi niya lalabas. Hindi siya lalabas dyan. This team of GG2. Alam mo, di ba? Lahi ni Lapu-Lapu mga Cebuano. Matatapang talaga baka yan. Baka yun eh. Oh, matatapang talaga yan. Flash grenade does go out dito sa mid area. Mukhang gusto na pasukin to. It's now gonna come down to si Lemon. Si Lemon. It's sharp or nakahanap siya ng isa. And finally, the trade does go out galing kay Ang. Okay, Lemon, good for one. As he should. Sniper siya eh. Pero si Cram, nakahanap din kay Brett. Now, it's all gonna come down to this bomb plant and going to be a trap. Di pa binababa yung bomba. Alam ni Charles na may tao sa likod niya. Hindi nilalam si B-Boy. Lason si B-Boy. Kasi sense din si Cram, but B-Boy is an even deeper flank. But the trade. Si Eloy, nasakita mo yun. 1v2. Kaya niya to. Flash grenade. Welcome out. Nabulag ang mga members ng SDJ. And the great crossfire is going to happen. Pero nahulog dito ang si Ang. Parang defuse? Hindi, parang may na-disconnect yata SDJ. Na-disconnect ang SDJ. That's unfortunate. Na-disconnect ang SDJ. What? That is very unfortunate. And what? Dahil dyan, ulitin po natin. Hindi. Counted na yun. Counted na yun. Counted na kasi may mga namatay na. Mm-hmm. So it's counted. Oh my God, that's unfortunate. That being said, pero, ano? Parang nalaman niya, no? Alam niya na na-DC. Siguro nakita niya sa chat. DP siya na kagad eh. What? Pero yeah, dahil dyan, we re-lobby to and we're gonna have that game come back to you. Ang malas but, nun. But yeah, but this time, nun. It's well, going to it have is the what advantage. It is, eh. It is what it is. It happens. Yes, esports, this, eh. Online, sa online na to, online na tournament, talaga nangyayari yan. Technical difficulties talaga. Actually, sa Cebu nga, minsan nawawalan sila ng net eh. Diba? So, meron talaga, minsan Cebuano mawawalan, minsan dito. Mm-mm. Technical difficulties. Technical difficulties. It happens talaga to sa Pilipinas tayo eh. Alam mo naman. Di natin talaga alam mo dito sa atin, minsan walang net, minsan walang kuryente. It happens. Minsan yung poste nyo nabangka ng truck. My goodness. Natamaan ng ano, electricity. Oo, mga ganyan, di ba? So, anyway, tingnan natin. Direk, andyan ba? Nakabalik sila? Nakabalik very na? Wala pa? Naman eh. Wala pa, so we're just going to wait for SGJ. Dako, ang delikado itong pagdawala sila ng kuryente. Tama. It's delikado if that, if ever that's the case, baka ma-forfeit na lang ditong ng map na to, no? Let's ask. Hopefully naman, babalik sila. And I'm pretty sure they will naman, hopefully. Hopefully. Kasi parang ang ganda yung laban eh. Napaganda ng laban. Ang ganda ng laban. And, ano bang score? Ating nabang ng 1-3, 4-3. GG2 ang ano, GG2 advantage nga yun, di ba? 4-3. Yeah, but yeah, it does happen like that. And pero, yeah. Pag-usapan natin yung GG2. Oo. I mean, sometimes sa ibang team like SGJ, maybe any other team, hindi, talo sila sa ano yata, talo sila sa Herbie. Mm-mm. Yung mga disiplinadong team or yung may structure na team, mahirapan gawin ng GG2 stand nila. Mm-mm. Mapaparusahan sila. At nakita natin dun sa Makta na, well, they respected the firepower of Makta, number one. Number two, may structure ang Makta. So, hindi mo pwedeng i-push na lang basta-basta yun. Mm-mm. Diba? So, I mean, yun lang mga Cebuano, mga GG2.
kailangan yung matuto ng konting disiplina, konting tactical. Diba? Konting, yeah. Oh, konti lang naman. Alas yung bumari, nangihinayang ako. Nangihinayang ako. Isipin mo si Charles, hindi nakatingin. Humarap, headshot. Isa. Si Eloy Ness, ito ha, si Eloy Ness kanina. Pagkapatay nung kasama niya, 180, pinatay niya si B-Boy. B-Boy pa pinatay niya. Lemon, one shot with the sniper. Dalawang shot. Wala eh, di ba? Laging pag naiputok nila yung baril nila, it's good for one. It is good for diba? One. Ang lakas ng GG2, oh my God. Pero yun yung nangyari dito sa map 3. With that, we are going to a break. Pagbalik natin, we will make sure na babalik tayo dito sa map 3 natin. Mm-hmm. And it will be a great match. So please stick around. See you. We'll be right back.
All right, so welcome back sa ating CFS Masters Philippines. Summer qualifiers, yes. So elimination, ano ko, summer tournament. Yun na yun, basta summer yung season natin ngayon. Anyway, 3-3 yung huli natin nakita. Hindi pa established kung counted yung round eh. Mm-mm. So they're still discussing. Pero anyway, it was a good game. It is. Nakita mo yung power ni Aloynes nung GG to Diyos ko. Napapakamot yung ulo. Napapakamot ako ng ulo dahil sipin mo Aloynes, di ba? Sabi ko kanina, binaksab ni B-Boy, humarap, headshot. Mm-mm. Pistol lang yun. Mm-mm. Si Lemon. Naka-sniper. Diba? Naka-sniper. Pag silip, andyan din sa harap yung dalawa, patay isa. Oo. I mean, si Charles, hindi niya alam na meron ng tao sa gilid niya. Hinarap Boom. Niya, patay. Isa. What are you going Good to do? Good for one. What are you going to do, man? My goodness. I mean, what are you going to do? Anyway. It happens talaga. And ito, yung maganda na nakita ko sa SGJ at least, especially nung last round bago nangyari yung difficulties, they were able to neutralize Lemon. Kasi usually, di ba, good for one yung Lemon. Mm. But they are able to use utility. So tactical side naman tactical ng SGJ, gumagana talaga every time. They were able to flash out Lemon, walang nakuha kahit isa, and they're able to get a free kill and free site para sa kanila, and they just play postman tapper. Tama. So, nami-minimize sila yung impact ni Lemon. And si Jam, medyo tahimik din ngayon. Mm-mm. Pero si Eloynes, since map 1, Diyos ko po, Leones, oh my God. I actually asked the prod about the stats of Aloynes. Talagang since map 1, he's producing that much prods. Wow. Yes. Because well, kahit sa Makta, 'di ba? Siya yung one of the reason he, why he was, why they won that Mexico. Tama nga naman. I agree with you there. These teams, they're really showing off yung everything they got nga no. Tapos akala na talaga natin since GG2 nga, not really that good with strategy, bakbakan lang talaga gusto nila, it pays off yes. against a team like SGJ. And well, it could be because of this new roster. New IGL, new style. Sabi ko nga, meron pang ano yan, may tactical conflict pa yan. Mm-hmm. Hindi pa sila sanay sa calling ni Ang. Mm-hmm. At may mga ano pa dyan, yung mga positional nila, mm-hmm. minsan nagkakakapaan pa yan. Mm-hmm. At kung papasinin mo, SGJ, minsan walang crossfire. Mm-hmm. Di ba? Walang crossfire established. Minsan, di nakita natin kanina parang ang bagay nilang hesitate sila pumasok. Mm-mm. So may mga tactical conflict pa sila pero it's not going to be like that forever. Mm-mm. So it's going to moving on. Mm-mm. Dito sa team ng SCJ mas may improve nila to yung chemistry nila. I agree with that pero ngayon gusto ko din to i-point out now GG2 kasi pag nakakita mo defense nila minsan palagi may nagpo-push isa, minsan wala, minsan tatlo sila, minsan apat sila, minsan dalawa. Ito ang sasabihin ko, unpredictable. Di mo alam anong gagawin. So ang hirap basahin. Anong kailangan mong gawin against a team like them? Pag ako'y nasa IGL, IGL position, marami nang kakalaban na ganyan dati, believe me. Sa Pilipinas, marami ganyan style. Yes. The only thing that you're going to call is, okay, let's wait for them to make a move. Push. Yes. To make a move, just wait for them. Meron akong time, like 40 seconds, we're going to regroup, tapos execute tayo isang side. Kasi most probably, naka-overpush yung iba, malayo yung rotation. Mm-mm. So, it's laging like that. Pag nahuli nyo yung overpush nila, pre-kill. So, bale, parang reactive ang iyong playstyle. So, that's why when I'm the IGL, I always counter-strat everything. Yeah. Hindi ko kinoconstrict yung team na meron lang kaming ikaw, trabaho mo to, set play. Uh-oh. I don't do that. It's all impromptu. It's all counter-stratting Mm-mm. sa ginagawa ng kalaban. Kasi if you go, pag sanay yung team mo sa counter-stratting style mo, Mm-mm. reactive sila. Mm-mm. Hindi sila yung parang di nila alam yung gagawin. Yes. So, that's the benefits of that. Pero, masakit sa ulo sa IGL. Talaga? Masakit sa ulo sa IGL. Masakit sa ulo, Diyos ko. Ah, yun lang naman pala. I don't even want to play anymore because thinking about that. Sumasakit na ulo mo. Sumasakit na ulo ko agad eh. Kasi, man, believe me, may mga times na nasa Malaysia kami, mm-hmm. 10-0 kami, and I need to think kung paano kami hahabol and we did that so many times. Mm-hmm. It's a headache. Tapos biglang may isang teammate ka na hindi ginawa yung trabaho niya. You tell him to do that because they will do this. Hindi niya ginawa, natalo yung round. Ang sakit sa ulo. Sakit niya. And it does happen. Na kahit na sinabi mo na, ang gagawin ng kalaban, susugod sila dyan, hintayin mo lang. Tapos nag-repo din. Hindi niya hintayin, tapos matatalo kayo dahil hindi niya ginawa. Ang dami nangyayaring ganun. Yeah. Right now, I'm old. Thinking about that, I was like, I'm not gonna play anymore. No. Ayaw ko na stressful. So stressful. I mean, yeah.
I mean, itong style lang Gaon Gaming, this is not new. Mm. This is all over the Philippines. Mm-mm. And it's not going to make you a champion. Believe me, Gaon Gaming, it's not going to... Well, it's good for a certain rank. Mm-mm. Nasa top team ka. Mm-mm. Pero you won't beat the likes. Eh, dito lang ah, Gaon Gaming, pag naharap po sa Hydra Pro Team, they're gonna have a hard time. Yes, I agree. Nakita mo Hydra Pro Hydra Team? Hydra Pro Team, they're really napaka-structure. Yes. Diba? Very structured. Oh my structured. God. And ito din gusto ko sabihin sa Gaon Gaming Team 2. Di naman sa ano, diba, na you can't play aggressively. There's still a way to play There's aggressive, diba? Pero it's parang hindi yung ginagawa nila. Kontrolado. Kontrolado. Yung kanila kasi isa-isa. Mm-mm. Superhero lahat. Mm. But given na, paulit-ulit kami Gaon, malakas kayong bumaril. Oy, naku, 3-3. Hindi na-count. Hindi na-count. That's fortunate for ano? For SGJ. Oh, it is 2v1 naman dun yung situation. 2v1 naman yung situation. So. Pero, yeah, good for them. Good for them indeed. So, babalik po tayo dito. 3-3 all. Tignan mo, asan sino yun? Nandun sa mid na. Si Charles yata. May tao na ba sa mid? Oo. May ang lalim. Can you see that? Wala ata eh. May nakita ko eh. Wala. Ayun ano. Ang lalim lang. Ito si Brett ha, kanina. Andyan na, di ba? Nahuli siya. Mm-hmm. Tapos, nag-commit pa rin siya. Oh, he's still here. He's still pushing this. Brett, ilan mo ako mo dito? Muntik na yung makuha si Obib dyan. Si B-Boy. Oo. Naku. And now. Ang lalim ni Brett. Ang daming impon yan. May tao. Pero may tao sa kaliwa niya. Ang tanong, makakita ba niya dito? Hindi. Mukhang magbabacking na din siya dito dahil may onteng ingay na nangyayari dito sa A-site at parang gusto pumunta dito na SGJ. Crazy Charles, first line of contact, good for one. Ang sinasabi natin, palagi sa defense. Lagi, no? Kahit sino sa GG to eh, ganun kalakas bumaril tumabakang to. And dahil dyan, oh, diba? Aloyness, good for one. Akala natin, madadali si Jam. Pero gusto pa rin, red life na to, gusto pa rin. And now there's oh my God, Aloyness! That's incredible. Now, down to a 2-1 situation, si B-Boy na lang. Ito, firepower ng SGJ. B-Boy, kakitaan mo kami. Mukhang hindi. Backing out. Alam niya, dalawang members ng GG2 ang nasa A-side. So, rotate na sila sa B. At alam natin yung GG2, Dagdating sa situation na to, disiplinado sila. Oo, pag 2v1, nakita natin pa ulit-ulit. Pag ganitong clutch situation, biglang di mo alam saan nanggagaling disiplina nila. Di mo alam. Ito, I mean... Specifically sa situation na to, 2v1. 2v1. So, okay. Wala silang talo sa 2v1. Hindi sila natalo 2v1. Yeah. Usually, alam natin ang gagawin nila. Stay in the site, hintayin yung kalaban, pag na-plant, retake, frag, and then refrag. Refrag, oo. Ito, pag naka... Ito, red light naman si Yobi, pero he needs unbelievable shot dito. Mga headshot dapat. Ito, naku! Oh, okay. Oh, na-spot siya. Oo. Oh, oh. At dahil dyan, GG2, they end up winning this round. Mm. I mean, since the map 1, wala pang fail ang GG2 sa 2v1. Wala pa guys. Kahit ulitin nyo to, wala pa. 2v1, sure win lagi ang GG2. Oo, may mamamatay na isa, pero may refrag pa lagi. This team is... kung GG2, specialty ng GG2 actually, think about this. Ang specialty ng GG2, refrag. Ang galing nila mag-refrag. Ang galing talaga nila mag-refrag. I agree with you there. The chemistry is definitely there. Tsaka syempre, huwag natin kalimutan ha. Ulit-ulit. Firepower. Firepower. Oh my God. Malamang. Yung naman si Charles ayaw binababara. No? Sige, babat. Ay, nako. Yun, double edge nga. Yeah. Double edge. Overpeaking. Paparusahan ka talaga. That's overpeaking. Talaga. Overpeaking. Ewan ko, ano natawag doon, pre. Nag-squat na doon si Charles, si Brett eh. Ayaw umalis eh. Go ahead. Naloyness, nahulog din. Galing doon kay Evie. Ngayon, ang situation, 5v3 in favor of SGJ. Pero tira mo, sila pa rin yung pumipick, oh. Ayun, yo, babe. Diba, yun yung sinasabi ko, yung discipline, it will cost you sometimes, eh. Yeah, and ayan, okay, Jam, nakahanap lang isa about the trade. Galing off kay Cram, dun kay Lemon, naingin, dito si Jam. And I don't know if they will do this. Mukhang imposible na nga talaga ito. Kasi four members of SGJ, tuloy-tuloy lang. Pwede, imposible na yung pag-ano. Kasi masyad, una-una, alam na nila na saan siya. So, for all, sino kayang lalamang dito sa mga to? Pero if you're going to notice last round, kanya-kanyang laban yung GG to, yeah. No? Akong bala sa under, ikaw bala sa mid. Kung namatay yung under sa mid, oh, sige, repick natin yung mid. Di ba? Parang, it's not going to work, guys. Oh, sige, repick natin yung mid. Di ba? I'm not sure what's going on to the minds of the GG2 players, pero... Makita natin. Let's see if this is some sort of like just... I don't know.
Baka dito lang sa game na to or no, sa mapa to? No, even sa Pacific Mountain, ginagawa nila to eh. Tama ka nga. Well, sa Pacific Mountain, this is their play style. Okay. Yan mo na naman yan, oh. Patay na naman sa... ano sinabi ko kanina? Okay. Paano mo kukontrain yung ganyang klaseng play style? Hintayin lang yung push. Hintayin lang yung push. And that's what SGJ is doing right now. Hinihintay lang nila. Tama. Now, SGJ showing off their, ano no, expertise magdating buti sa naman, tactics. Buti naman, sa... narinig kaya nila yung baka, sinabi natin. Baka. Kasi that's how you going to ano eh, to do it eh. So nice call coming from Ang. Tamang-tama nga. At dahil dyan, they are going to try to take more space dito. Especially, uy, Eloines. Pick that to mid. Yes! Si Gaon nag-get one lemon din naka-isa and three. Naka-isa ka to si Lemon na lagi makaka-isa. Oo nga eh. Kahit imposible mong hindi. Oo, kahit mga imposible na makakapatay pa rin ng isa eh. And dahil dyan, 3-on-3 situation, doable. Suddenly, sa side ng GP3, we take na to. There is a smoke pero grenade. Pero maganda tong ano. Ay, dukod. Umalis siya. But na nahulog. Eloines tuloy. Nakahanap ng isa. 2-on-3 situation na naman to. Bro! Jam, pro net at least. Dapat makuha mo up. Tong dalawa. He needs to step up here. 1v2 situation. Sniper ang may hawak. Quick smoke. No! Headshot! Oh! But Charles. Straight ng GG2. Refrag. I mean, that's a... misposition, misplay para kay sino yung bumaba? Prone, hindi si Prone yung bumaba eh. Someone else. Someone else? Yung isang ratrat, yung nalaglag. Dapat di siya umalis doon. Dapat ang tinutusan niyang tumingin sa baba si Prone na lang. Mm-mm. Kasi magandang crossfire yung position nila eh. So, I agree. Nung nalaglag siya, nawala yung crossfire, na nakapag-focus kay Yobib yung mga kalaban. Siguro natakot. Di ko alam eh. What's the decision there? Anong, yeah, natakot nga. Inisip na siguro like, okay, masyado na sila papasok dito. I'm gonna die. Alis na ako sa position na to. I'm not sure. What's the decision there? Ba't siya umalis doon? Pero ang tingin ko, isa sa magtulak sa kanya bumaba doon is walang titingin ng likod. Kasi kung nag-aalala ka sa likod, pwede mo sabihan yung kampi mo eh. Kayo yung likod, akong bahala sa harap. Tama. Maganda yung position niya eh. Di ba nakita natin nakapatay siya doon ng ilang beses na nung... Si Evie. Si Evie, si Evie ba yun? Evie. Evie. Well, nakita natin, okay, naggawa ng paraan ng SCJ yung aggressiveness yung random pushes ng Gaon Gaming. Yes. Kaso pagdating sa mga clutch, Gaon, sabi ko, hindi ko alam kung saan na somehow it's a 3-on-3 yeah, diba? Somehow. Retake. Tapos nahulog pa si Evie doon nga, diba? Kasi paano ba naman? Lamang na kayo, pinasok niyo yung yung sumisilip, nagagripik na sniper, nakaisa pa. Yeah. Nasa ka, 'di ba? Si Lemon talaga minsan mapapaka nakaka-ins kalaban eh. Off guard din na biglang boom, no scope. Paano 'yun, 'di ba? Ewan ko. Tanong ko kay Lemon pag nanalo sila, bakit ganoon ka Lemon? Pag nanalo sila. Kahit sino off guard sa nila, makakaisa eh. Oo nga diba? Eh. Lahat na, tuwing nasa POV tayo ng SCG, makikita nila off guard yung kalaban. Ayan, babalik natin tayo dito sa second half ng map 3 natin na ito. Leading po ang GG2, percent naman ang aatake ngayon. Uy! Pro Nit! Siya naman, ang gusto maging GG2 early peak, aggressive na onte, pero wala siyang nahanap doon. Wala siyang nahanap, red left siya dito. Oo, pero naka-sniper naman siya. So pero at least, flashable itong position niya. Oo nga, flashable na nga. Eh. Kung gagamit siya na ng utility. Oo nga. Ayun ang problema, Gaon Gaming. Ano sabi mo doon? Hold W Gaming. And ayan, onting labanan dito sa vent area. Mga kung paano wala ba naman din nahanap. Onting damage lang napunta dito kay Ang. Maganda yan. And okay, flash utility coming up from GG2 pero walang pasok. That's from Pronit. Kay Pronit ba yun? Kay Pronit galing yun. Kala ko galing sa GG2 eh. Tumalbog yun. Ayun naman pala. Oh, what am I thinking? GG2? Flashbang? Ayan, may flash pero walang pumasok. Ayan. Isa pa. Utility throw. Pero wala pa din nahanap si Ang. Ang nakahanap dito kay Jam. Dahil, and there's no reset. Anong gustong gawin ng Gaon Gaming dito? Ito na naman yung problema dito ng Gaon Gaming, di ba? Parang atlas sila eh, pag-garito. Yes. Na, alam mo, kung aggressive naman kayo nung ano, aggressive silang banda eh. Mag-agro-agro kayo. Kasi kaya naman eh. Ang at least good for one. Eloines gets a trade-off threat. Able to also get one. Para sa team niya, Lemon! Nako! Ganda si ng tira mo doon. Walang buhay si Pronit dito. Red life na lang siya eh. And now it's a 2-on-2 situation. But Pronit is as good as nako! Dead. Dahil sa HP niya at nahulog na din siya, Cram needs to pick it up again para sa side ng SGJ. Low HP na lang siya. Alam niya kung nasan yung C4. Hinihintay na lang niya. 2v1 situation members. Na naman, no? Hindi nila ito ipapalipas. 100% win rate ang Gaon Gaming sa 2v1 okay. Situation. Tingnan natin kung mananalo sila rito. Okay, plant this bomb. Ayan, baba na siya. Cram nasa baba. Nakita niya si Brett. Able to take the first shot and the refrag diba? 100% pa rin.
Magaling mag-reprag ang ano eh. Ito talagang ano eh. GG bread and butter ng ano. Ng GG to. The reprag. Two-on-one clutch situation. Mahirap. Oo. Oh. Ang galing din mag-reprag eh. Ang bilis. Ang bilis eh. Seryoso, di ba? Ang bilis yung mag-reprag eh. Tama. Ang galing nga reactive sila sa ano. Ganun sila. Kagusto mo yung pagmarilan. Lemon. Nakahanap siya ng isa doon. Kay Evie. Good pick off early. Pronit. Mukhang malapit na din. Naku, pero si Yobin. Si Yobin, ang nahulog kay dyan. Delikado ang ano rito, ang SGJ dito. Numbers advantage naman ngayon sa side ng GG2. Ito gagawin nila. If GG2, if they ever commit to a site, and they should, numbers advantage kasi sila, it will be really, really good for them. Kasi ilan ng tao nandyan? Lima kayo. Mm-hmm. Maganda yan. So now, it'll all come down to saan sila pupunta. Smoke grenades will come out, flash... utility tradeouts will go out. I don't know why that smoke is there. Siguro to deny information. Hindi niya nakita. But Eloines. Hindi niya nakita. Ang nakuha niya doon. Siguro di talaga nakikita sa player perspective kasi naka 64 bits sila siguro. Naka ano no? Naka nga eh. Kasi stretch. Kung yung ewan ko sa spectator minsan nakikita natin yun eh. Oo nga, pero ito na. Lapasok na sila. Sa sight, no flashes, no nothing. Talon, talon, space jam. All the jams and the refrags all come out. Charles. Oh my God. Is this going to be an upset? Might be. Oh my God. 7-4. Tatlo na lang, Gaon Gaming. Mga Cebuano na supporter ng Gaon Gaming, type nyo na sa comment section ng inyong support. GG, hashtag GG2win. Kung SGJ, gusto nyo pa manalo, hashtag SGJwin pa rin ang hashtag. Kasi may chance ba sila manalo dito pag gusto nila i-comeback to. And it will all come down to ano gagawin nila dito sa atake. Aggressiveness ng GG2. Yan na po. Yan. Mukhang gusto nila. Libang papasok dito. Jam, hanap ng isa. Doon kay Pronit 3 Frags ang strength ng GG2 dahil sa Nate forced to push forward kasi ang oh my God, GG2 talon ng talon. Yun yung sinasabi ko. Kung aggressive naman kayo sa bantay, di mag-aggressive kayo sa pagsusugod. And it works. Nako, Nate's spam pa to kay and now 3-on-1 situation, surely not. It's working. Ralph, how is it working? I don't know. GG2, how does it work? Oh my God. Hindi ko alam dito. I mean, isang one of the reason that I can think of is they don't respect talaga the power of Hold SGJ. W Gaming ha. They don't respect. Hindi mo makikita ganito aggressive na sa nila nung pacto yung kalaban nila. Hindi. Yan, doon respect nila. Pero Hold W Gaming ang laro na gusto gawin dito ng GG2 and it somehow is working. Diba, just think about that. Sa bantay, sa depensa, napa-aggressive, no? Oo. But dito sa attacking, nagpapasip kayo, mag-aggressive din kayo. Kaya-kaya nyo eh. Gumana siya last round. Gumana siya last round eh. Pero this round, naging passive naman sila. Okay, kahit pa paano, mo, may respect all sila. The jams. All the jams. Gawin na ng all the jams ng GG2. Kasi tumatulon sila eh. Oo, mala space jam. So, ewan ko ba, si Jam, ito, gagawin na naman nila. Hold okay. W Gaming. Hold W Gaming. Is it going to work again? Kasi no answer ang, ano eh, no answer SGJ sa ganitong klaseng playstyle. Pero si Pronit, maganda ang pwesto niya dito. He needs to hit. He needs to hit. And he's not hitting right now. Ito na, oh, he is able to find for one. Doon kay Jam. Slow peek kasi ang ginawa ni Jam dyan. If he did any kind of other peek, go gaana sana yon. But Pronit, able to get the first frag. Ayun nga, good shot from him. Oh, Pronit, nice. Then nahulog. Yan, ang gusto nating makita. Galing sa sniper ng SGJ. Mm-hmm. 3-on-5 situation naman ngayon. Ano kailangan gawin ng SGJ natin dito? Diba? They need to close. Ito, round by round muna. Kasi last one lang GG2. Round by round muna. They need to close this out first. And then think about the next round later. Okay, Cram. Good shot. 2-on-5. 1-on-5. Charles na lang ang naiwan dito. And alam na natin. Alright. That's a good start. So last, man, last 5, last 2. SGJ. Flawless. They need parang mag-establish sila ng pader. Oo. So ganun kailan unang-una kailan tumama ni Pronit at you can see ngayon lang siya tumama. Yun. Ngayon lang siya tumama. Importante yun especially dun sa mid. Good hold dun galing kay Pronit. Okay. Ito na naman tayo. Same positions. Ang hold ginag- W to. Hold W. Hold W pero to. Mag-isa lang dito si Cram. Naku Cram, kailangan mo ng backup dito Cram. Kahit isa lang. And ang sasakit bumaril nang pupunta sa'yo. Tatalon yan. Oo. Lat-lat na. Okay. Nag-sibak na siya. Nag-sibak okay. Na. Better position. Pero wala sa position si Pronit dito. Okay. It's not alam mo tong ano? Alam mo tong GG2? Oh. Alam mo yung mga RAM?
Parang gano'n. Alam mo sa Lion King, yung mga yung buffalo. Buffaloes. Heard parang gano'n buffalo. Sila, no? Pag nag-execute, parang, let's go! Tuloy-tuloy lang, oh. Eh. Hold up. Yan ang Hold W Gaming. And that's is exciting. Kinakabahan ako rito sa execution na to. Kailangan tumama number one ni Pronit. At, ito, ay, pero hindi, rotation sila. It's a fake. Sino na iwan sa kabila? Hindi ko alam. Sino yan? Number 4 yan eh. Number 4, si Kram. Hindi, si Kram. Si Kram na Sino to? Si Ang. Si Ang. Naku, mag-isa ni Ang dito. Kailangan mo nang i-call to. Ang. Naku, yan yung mga buffalo. Ito na. Cebuano Buffalos. Ipakitaan mo kami, Ang, pag nakakuha ka ng dalawa dito. Kailangan dalawa to. Ka. If at least one. Oh, at least one kailangan. Kahit isa yung... lang. Pero ito na yung Cebuano Buffalos. Oh my God. Utility use is good. Flash grenade. Cebuano Buffalos. Nakadalawa si Ang! Nakadalawa si Ang! The trade does come out by hook or by crook. Ang gets two. And now, naku, Lemon. Si Pronit. Din siya ng isa. Naka-pistol. Naka-pistol. Si Pronit. Oh my God, Lemon! Ano? Nakadatlo si Lemon! What? What was that? Ang galing na nung ginawa ni Ang doon ah. The hold from Ang. Wow. But yung follow-up galing sa site ng SGJ. Oh my God, it's Lemon. It's not enough. Yes! GG2 is now match point. Is this an upset? 0-2? I think... I don't know yet. Hindi pa natin pwede count out ang ating SGJ, no? Kasi mga champions to eh. But everyone needs to step up right now, man. It's crazy. It's crazy. I yung kay Lemon, he doesn't really need the sniper. Oo nga, di ba? I mean, nanoscope pa nga yung isa eh. Nanoscope ka niya yung isa. Sabi natin, kailangan mag-step up ni Ang dun sa position niya dahil parating na yung mga Cebuano Buffalos. Di ba? Pero nakapatay siya ng dalawa. He did his job. Pero yung mga rotation, ewan ko anong nangyari. Hindi ko din alam. Pinagpipistol. I think yung kay Pronit, he had an angle. Ang ganda yung angulo niya din eh. Pero for some reason, di ko alam ba't kay Lemon, nakapisto siya, pinik niyo yung angulo na yun, nanalo pa siya against the sniper. That's insane. But now, it's coming down to the Buffaloes. Papasok na sila. Tumara ka sa mga Cebuano. Ayan na nga at sight sa kanila na yan. Pronit, dapat magkaisa ka. Hindi. Unfortunate. Napakahigpit ng angulo na yan. Wala ka mahanap. Charles, naipit dyan sa box. Pero mukhang okay lang kasi yung buong team nandyan sa likod niya. Yobib, nakahanap kay Lemon. That's a good shutdown. Wala ng sniper. Galing sa side ng GG2. 20-25 seconds na lang. Green hate. Needs to be now. B-Boy, able to find for one. Loyalist with the trade. 3-on-3 situation naman ngayon. Jam, nakaham din ng isa. AMG, ang ganda ng refrag. 2-on-2 but 15 seconds left. They need to do this right now. What a retake coming from SGJ. The heart of a champion. Proud. 9-6 na ngayon ang score. The heart of a champion. Pero Ang bailed them out. Ang bailed EV them out. EV is missing. Look at that zero frags coming from EV. Oh my God. He needs to step up. He does need to step up. Ang ganda. Okay. So, what I really liked from there, B-Boy, tinanggal ang sniper sa side ng GG2. No more sniper. And that's good. That made the retake much easier. And now, we are back to a reset na naman dito sa round na to. Alam mo bakit na-retake yun? Bakit? Kasi malakas ang GG2 pag Raging Buffalo sila. Oo nga. Eh, naka-standby sila kaya. Oh, static sila dun eh. Nakatayo lang sila dun pero eh. Pag sila sumusugod, sasagasahan kayo ng mga tao. Oo. Tuloy-tuloy lang yung mga yan. At dahil dyan. Palit na dapat sila ng pangalan eh. Kasi hindi na dapat sila Gaon Gaming Team 2. Palit sila na sila Raging Cebuanos. Raging Cebuanos. Oh, yun. Diba? At makita natin dito. Mukhang... itutuloy nila ang takbo dito sa B-side. Ayan na, papasok na ang mga... Muntik na. Okay, akala ko na. Tumigil sila. Buwebelo. Pero to pag nag-activate to Raging Cebuano siya. Oo nga eh. Oo nga eh. Mag-activate na nga yan eh. Pero pag nag-activate sila dito, tatlong tao ng SGJ nandito. Nandito. Pero ready for the hold. Problema kasi, ito yung lakas ng GG2, yung mga ganito. Nandawag dito, chaotic, ano yun, yung mga chaotic situation. Tiyan mo, chaotic at ayan situation, na nga, chaotic situation. Yung flash, nag-flash sa sadili, pero okay lang. Kasi ganyan talaga. Ang mga Buffalo Charles sa kaharap ng isa. Now, it's now going down to this fight dito sa A-site. Bomb is down. EV, nandito sa likod ng boxes. Hanap ka ng isa kahit paano. Great trades coming up from GG2, Eloines. Yobib, Ang, nakahanap sila. Lemon na lang ang naiwan dito. Wala sa kanya ang C4. Kailangan mag-ingat sila rito. Lemon is hitting his shot. May sniper siya. Oh. May baril siya. And okay, B-Boy. What a game! What a game! Pero, teka lang ha.
nag-hesitate ang raging Cebuanos na. Nag-hesitate sila. Kailangan nilang matagal. Kasi malakas sila pag di sila nag-hesitate. Oo, tama. Ito yung weakness nila. For some reason, bago sila umatake sa site or mag-execute ng site, tumitigil sila. Nag-hesitate sila. That may give time para sa kalaban mag-rotate. Oo. At dahil dyan, mahirapan talaga sila. But if they commit, tuloy-tuloy lang talaga sila. Kaya actually, nagkaroon sila ng hesitation. I think it's because of last one na sila. Oo. Yung pressure, iba na pag last one. Eh. Yeah, you ever find it crazy na yung unang tao na pumasok dun sa A-site, may C4? May C4. Di ba? I mean, it's their play style and it's working right now. They just need one more round and they go to upset the former champion. Yes, but SGJ needs two para idala to sa overtime at mukhang gusto na lang umatake dito sa A. Again, the same story as last round. Tatlo na naman. Pag may hesitation, kinakabahan ako dito sa GG2 eh. Oo nga eh. At maganda yung crossfair ng ano ng SGJ dito. It might work. Walking out the bench. Oh but God, the box. Eevee, walang nakuha. The Raging Cebuanos. Jam na ako ng isa. Yo, Bib. Nakaharap na siya ng dalawa. Nakatatlo. Apat din ba ang makukuha niya? Apat. Four kills para sa bata. What? Ang naiwan na lang dito ang sniper ng GG2. What an anchor! Pronit spots him out. B-boy, gusto niya ng ace, but it's an ace. He gets the ace. Nakita mo, medyo bumagal kasi ang ano dun eh. Bumagal. Pero bumagal lang ang GG2. Execute. Wala, wala. Andun, dumating si B-boy. Hesitation niya. Oo. Nako, delikado to. One round na lang kailangan ng SGJ para idala to sa overtime. At one round na lang ang kailangan ng GG2 para ipanalo tong map na to. This round is the most important round. This is a good thing for SGJ. Bumagal ang laro ng Gaon Gaming. They need to come back. Kailangan dun nila sa yung Raging Bulls. Oh, yung Raging Cebuanos, they need to go there. Ibalik nila yan. Yung i-channel nila, no? Tuloy-tuloy lang. Channel natin yung Raging Cebuanos. Aggressive. Dapat maging aggresibo sila dito. Pero mukhang gusto nila ulit mag-hit dito sa A-side. Ay, di ko gusto to. Ang ganda ng... May stock ang... Yes! Ang SGJ! Oo, may stock ang SGJ dito. Delikado to. Bar sa side ng GG2. Mukhang basang-basa to. Galing sa side! At ayan! Ang will be the first contact. Walang refrag. Yung akala natin, GG2. Nagbago yung playstyle bigla. Natakot. Nagbago. Any other round? Yes. Pupunta nila yun. Yes. Any other round, sasugurin nila yun. I don't... What's happening? Kung kailan sila kailangan mag-rage? Wala. Wala. Oh my God, ito, mapipick ni Pronit to. Pronit might be able to find for one dito. Eloy Ness, kay Kram. Oh my God, timing. Nade will go out. Dahil dyan, magbaback na si Kram at si Eloy Ness. This is not the style damage of GG2. Nope. It's too slow for them. Hindi nila ginagamit yung kanilang aggressiveness. And nope. This is, I'm worried about them. 9-5. Ooh, Charles, may unting laban dito na nangyari dito against kay Kram. May damage siyang nakukuha pero wala pa naman dito ang nahuhulog. Ang ganda ng depensa ng SGJ dito sa B-side. Kahit pasukin niya yan, limang members ng SGJ si naghihintay para sa inyo. Kram, hindi nila si Kram! Jam is able to get the trade off. Charles, God. Somehow, but B-boy, good. Nakahanap din siya ng kailangan niya. Now it's down to a 2-on-2, 1-on-2. Lemon na lang Lemon ang naiwan dito. Lemon, they need to careful dapat sila rito. 18 seconds na lang though. 18 seconds, yeah. Pero kailangan mag-ingat ng SGJ dito. Kalma! Huwag ka mag-peak. Wala nang oras. Alam niyo na nasan siya. 10 seconds na lang ang kailangan dito. He does not have play the C4. Play the time. Yes. Yes, SGJ might just secure overtime dito sa round na to. Unless Lemon, no! Okay. Kinabahan pa ako doon. My God, what a game! We're going to overtime. What a game! Wow. My God. Pero bakit? Ano nangyari sa Raging Cebuanos? Natakot nga sila. Natakot sila. Pag ito yung ito nangyayari, pag bumagal sila, pabor yun sa SGJ. Mm-mm. Kasi they want that kind of engagement. Tama. Babagal isa-isa. Tama. Pero yung Raging Cebuanos na dumiretso hanggang 9, nawala bigla. Tumitigil na sila. Actually, yung lead nila ba? 9-5. Alam mo, nakabot sila ng 9? Oo. Full execute. Yes. Hold W. Yes. Diba, hold W. Ba't nila tinigilan yun? Ewan ko, bigla natakot. Yeah. Last one na lang, isa na lang ang gagawin yung hold W gaming. The pressure, the nerves na punta yun sa kanila. It's the pressure. Kira mo, nung bumagal sila, bawas-bawas na sila. Mm-mm. Diba? Sinusubuan nila sumilip, bawas-bawas na sila. Yes.
I mean, wow, what's nangyari? Well, hopefully, it's around it's the pressure. It's the pressure. It's the pressure, 100%. It's the pressure, last one. Hopefully, sa OT. If you're going to think, kung nga nandun ka sa game, nasa isip mo, matatalo ko na yung ano yung former Philippine team. Kalma lang tayo. Parang iba yung excitement. Pag di mo na-control yung emotion mo doon, it's gonna cost you. It is costing them now. Kailangan nilang mag-refocus, kailangan nilang, talang, sige, gawin nga ulit natin yung ano, yung ating style, di ba? Kasi, or, maybe rin, ano? na figure out na ng SGJ yung style ng Raging Cebuanas na okay layuan natin yung laban crossfire tayo kasi papasok naman yung mga yan lumalakas din yung depensa galing ng SGJ nung round na yun kasi Prodit nag-activate yung later rounds yes tumatama si Prodit ng later rounds kaya malaki importante yun napakalaki yun and pero Evie you need to step up Evie. We are now back to OT the kid Yobib. Oh my God. One of the reasons bakit sila nakakambak. Yes, and it's really amazing. Maganda na nga ang situation na ngayon. 5-on-4 situation. Pero tinan mo, style ng GG2 nawala. Kalmado na sila. For some reason, parang gusto ko mag-aggressive ang GG2 kasi dun gumagana sila eh. Yes. Di ba? For some reason. For some reason, parang gumagana sa inyo pre. Kahit ayoko, sige, gawin nyo nga. Gawin talaga na dapat diba? Nila dito. And now, mukhang dito sa B area, ang gusto nila pasukin dito sa B site, si ang SGJ, papasok na ba kayo? Mukhang si they are just getting ready for si the execution. Si Lemon, alam mo naman si Lemon, good for one to eh. Yes. Pag to, lumayo. Lumayo. Katalawa pa. Lumayo. Pwede, lukado si Naruto kay Lemon. Pag walang smoke to. They should be able to smoke this out. Walang smoke. Malilate yung smoke. Pero hindi tumama si Lemon. Nuked lang, tumama. Ba't walang smoke? But Charles, the crossfire. There's the smoke. There's the smoke. Smoke lang yun. Yung metal door at makakuha niya na yan and oh GG2! God. Yung wala yung tactical bumaliktad bigla! Bumaliktad bigla! Walang smoke, walang flash! Yung SGJ naman ngayon ang naging GG2, yung GG2 naman ang naging SGJ. Ang lala nito. Sabi siya, pag lumayo si Lemon, delikado ang ano ang SGJ. So tama. Lumayo si Lemon, ayun na nga, nakadala. Ako, ba't di nila smoke yun? Ayun nga eh, ba't di yun smoke? You need the smoke. They got the sight clear. I mean, you cannot disrespect Lemon in this moment, in this time. Alam mo na ito, tumatama si Lemon eh. You can't disrespect this guy. Hindi talaga. He will get those kills. And he really is good for it. Tapos yung buong, and because of that information na nakuha nila, na-rotate na din yung GG2. Oh. And may backup na din. Isipin mo, nagtatalon-talonan lang sila sa harap ni Lemon. Yung pinag-i-step sila. I mean, it's not going to work like it's that. It's not. Oh, tapos may ka-crossfire pa siya. Naging baliktad nga. Naging baliktad nga. Ewan ko, nakalimutan yata magbato yung mga support ng ano ng smoke. They had full utility naman they din. Have. Kaya wala nagbato, actually. Nag-execute sila ng wala nagbato. And, well, hopefully, SGJ, pick up nila ang last loss nila dun sa round na yun at bambalikan natin dito sa round na to. And default lang ang ginagawa nila pero makita natin dito sa side ng GG2, passive wala, lang sila. Wala ka eh. I mean, this is not the GG2 that we know. Is this? Siguro mind game din to galing sa GG2, no? Sabi nila. Di sila nag-ano. They're so passive right now. Alam nila nagpo-push tayo. Mag-passive play lang din tayo. Paubusin natin yung oras. Ma-force natin sila papasok dito. Kasi ang ginagawa naman ng SGJ, tihintay naman nila yung aggressiveness. Oo. Mayroon ng aggressiveness dito. Oo, may aggressiveness. Kaya to? Pero, apat ng taon dito sa mid. Actually, lima. Naku, masasalubog na to. Iyan ang gusto ko. Eloy Ness, ang nahulog kay Pronet. Inihintay ng SGJ. May habol pa din. Tatlo ang nahulog. Yun nga iniintay nila. So that's a good call kami Bamang. Yun yung kailangan gawin ng SGJ. Kasi alam nila aggressive ang GG2 at yun nga naghintay sila it face off. 5-5 situation naman ngayon. At ayan, buong round na yan. Hintay sa aggression. Ito ngayon. Anong gagawin ngayon ng SGJ? Maghihintay ba? Or they will execute fast? Kung ako saan nila, we will execute fast. Kasi hindi expect ng ano to, ng GG2. Yes, not at all. Not at all. Expect nila, okay guys, they're opting for the old school, yung maghihintay lang sila. 3-1-1. It's still good. Pero ang tanong dito sa side ng GG2 naman ngayon, magpo-push ba sila? Magiging aggressive ba na naman sila? Will they come back to their old sana ways? Sana hindi. Kasi siguro naman, for sure ngayon, alam na nilang anong play ang ginagawa ng ano SGJ. Tama. Kasi kung ito hindi pa nila nababasa, talagang ang kukulit nyo. Makulit talaga. Siyempre, ilang rounds na. Nakakamba kay SGJ, it's just because of the waiting game. Yes. Diba? Hinihintay exactly. lang sila na SGJ sumugod. Yung last round lang nga yun eh. Oh, yung last round lang din.
Yeah, pero yung habol ng SCJ from 9 to 5, yes, it's all about SCJ waiting for their aggressive. Yes, exactly. So ngayon, tignan natin kung, ayun, nadala naman na siguro sila dyan. Diyos ko po. Ayan, sige, alam na pero, nila. Pero, flashable to, ha? Flashable to, flashable yung taas. If they're going to commit to and fully execute dito, the SCJ might be successful here. Might. Pero they need to check everything. Pero GG to ito eh. Kahit imposible yung barilan, okay, nakuha nila. A flash will neutralize that. It should. Two hopefully flashes will neutralize that. Kailangan nilang mag-flash talaga. Mang nag-dry peak sila dyan, wala na to. Okay. Eh, pero mukhang aggression dito sa mid ang gusto na nakunin dito. Pero mga naghintay sa kanila dito. At ang pangalan niya ay si Brett. Repeat pa rin ang gusto ni Brett. Oh, si Lemon yan. Lemon and Eloines ang dalawang tao dito. Nag-hold ng sight. Huwag niya i-dry pick to. Ah, Lemon, hindi nahanap Eloines. May lason. Di nila alam. May lason. Nasa taas si Eloines. Isa. Isa lang ang makukuha niya. Reveal na yung position niya at mahuhulog na din siya dyan. Pero Charles, at least, dahil sa distraction, nakahanap din siya ng isa. Now it's down to a 2-2 situation. And Jack gets one. Ang needs to clutch this first game. Ipit siya dito. And two members ng CG2. Oh my one-on-one God. Situation. Naka-AK siya. Charles. And he's able to clean it. Ang si anong pinapag-usapan natin dito? 2-on-1 situation yan ng GG2. 100% pa rin sila. 100% pa rin sila. 100% pa rin sila. Wala pa rin. They're not gonna lose that. My God! Ang galing, kasi yung refrag nila ang bilis. Yeah. Ang nagpanalo doon actually, isa pa, Lemon. Again, mm-hmm. They did that smoke Lemon. Nakaisa na naman. Yep. And then, yung Lason. Eloines. Oh my God, Eloines. Kahit isa nang nakuha dyan, yung distraction na yun was enough for Charles to get the kill. Hindi sila nakapag-plant agad. Dumating yung rotation. Oh, oh. Yung nag-plant, nahuli nilang nag-rotate. Yes. So, that's a nice tactic. Well done. Well done. Pero, ba't di, ang kulit nila kay Lemon. They keep disrespecting Lemon. They keep going in without the smoke. No flash. Lemon, parang, thank you. Diba? Thank you. I'm gonna take this kill. It's and alam natin si Lemon, di niya, he won't miss. He'd always hit. Siguro, it's a problem. If may statistic tayo, siguro nasa 70-80% yung hit shot ni Lemon. Alam mo, may tattoo siya ng AWM dito. Siya nga pa rin, may tattoo siya yun. So talagang sniper din talaga to. Sniper din talaga yun. Okay. Hindi, you guys are the favorite, kumbaga, itong SCJ. Pero if you're going to disrespect a sniper like Lemon, he will punish you. Tama. Okay. Kanina pa eh. Since the first map, kanina pa rin sila nadadala. Kanina pa nga. But, okay. Ito na. GG2 versus SGJ. This time, GG2 nasa atake. Alam kailangan natin nilang yung bumalik BL nila, yung Raging Cebuanos. Pag hindi nila maisip bumalik doon, they're gonna lose this. They are. They will lose this. Alam natin itong... Okay, wait. Mukhang ito na. Raging Cebuanos na galing sa mid. Slow na naman sila. I think they're just gonna find the regroup. Charles, may on-team position dito. Whoa, and ayan na nga. Raging Cebuanos will start to activate. Bang, tuloy-tuloy. Bubuwas na sila dito sa B-site. At sa kanila na yan. Di mo titigilan yan, Percy B-Boy. Ayaw mag-surrender. Ayaw niyo ito ibigay. Pero buhay si Lemon, ha? Buhay si Lemon. Pero 2-on-2. 2-on-2 situation. 2-on-2 situation. Buhay si Lemon. Lemon is now holding the sniper at hands. At ang ganda ng position niya. No, my goodness. At least magkaisa dito. It's going to be good. But ang is able to get Lemon. Naiwan na saan? Si Charles! What a shot coming from B-Boy! Yes. What? Amazing. At this time, they respected Lemon. May smoke. Oh. Nag-smoke sila. Tapos inikutan nila. Wow. Nadala na rin sa wakas after ilang rounds. After 50 rounds. Buong, 50 hindi, rounds. Hanggang OT. Hanggang OT. Sala sila. Teka, tumatama ito. Smoke na tayo. Good call galing sa SGJ. Pero di ba, mas maganda yung round pag Raging Cebuanos sila. Napaganda ng round pag Raging Cebuanos sila. Iuulit ba nila to? Mukhang may posibilidad na mangyari dyan pag boost na nila pumasok dito sa B area. Si Crum lang ang nakaiwan dito. And once they kill Crum, papasok na sila dito. Mubuhusan nila tong site na to. And mag-regroup na sila. But again, nakakaba to. Itong mga ganito, pag yung nagsama-sama yung mga GG2, parang alam mo talaga mapapasok nila yung site eh. Pero ito na naman ang problema nila. Ang bagal nila. Hesitation. I'm not sure. They're waiting for Lemon to pick someone. Tapos saan sila mag-execute. Okay pa rin naman. Kasi nandun pa rin yung ayan pa rin. Ay, naku. Ooh, hang on. May magandang yari dito. Papasok sa B. Ito na, buhos. Yung buhos.
Yan, Raging Cebuanos. Nakapasok na sila sa site at nakuha na nila to. Now it's down to a 2-on-5 situation. Mahirap na to i-take. Galing sa site ng SGJ B-Boy at even na lang ang naiwan dito. Lemon din nakapistol. Sige, kahit di ako nakasniper, tatamaan ko yan. Even na lang ang naiwan dito at sooner rather than later, siya ay mamamatay dito sa kamay ng GG2. Oh my God, it really does work. Yung ano, yung don't care, Raging Cebuano, yung parang ano, Red Raging Cebuano, no, don't care attitude, they don't care attitude, di ba? It my really God. Does. Hold W Gaming yan ang gusto kong makita galing dito sa team na to. Ang tanong, gagawin ba nyo ba ulit ngayong round na to? Please, gawin nyo kung gusto nyo panalunin tong map na to. Ito, okay lang to. Basta sama-sama sila, ang lakas nila eh. Yes. Pag, kasi ang problema nila sa Makta at yung natalo silang map sa Eagle Eye, masyado silang hiwa-hiwalay. Oo. At ito, pag nagsama-sama sila, oo, parang okay to eh. May laban na mangyayari dito in just a short while since makita natin dito sa mapa, mukhang gusto nila pumunta dito sa B, pero apat, almost apat ang dito na umiikot dito sa side ng SGJ, dito sa B side. Nako, stuck sila sa, ano, sa B side, no? Naka-stuck SGJ dito. Imposible ang hindi manalo depensa rito, ha, in this situation. Oo, imposible. Pero ang kaso, SGG2. Ang kaso, yung GG2 kasi yung papasok. Oo, ano naman niya maya, yung paborito nila, yung sumusugod, habang buwabaril. Ibang klase talaga. Okay. Ibang bread, mukhang, no? Gusto niya pumasok dito. Pronit will be the first contact. Nakita niya dito si Brim. Si, ano, si Brett. And now, it will be naku, the last one. Hindi na nakita si Kram. Naku. Naku, si Kram mababastam. Ayan na nga. Pero si Eloinas ang una nakakita. Si Brett din nakakuha. Na. Buti na lang si Yopi. But Prodit, nakabawi. Pero si Eloinas din nakahanap dun kay B-Boy. Now down to a 3-on-2 situation. Numbers advantage na naman. Galing sa side ng GG2. This is gonna be an upset. Ang Pronit, you need to retake this para di kayo matalo. Smoke grenade, binaba, utility. Tinatapon niya din. Lemon pa rin ang buhay. At alam natin, pagpasok niyo sa site, siya ay makakahanap ng isa o dalawa man lang. Pero si Eloines ang nahuna. Ang nahulog. An and GG2 wins that it's map. It's an upset. Oh my God. GG2, it worked. Yes. The Raging Cebuanos. They live to rage on another day. Ang lakas ng Raging Cebuanos talaga. Wow, what an upset. It is an upset. I'm so happy that we witnessed that game. Nakita natin yung different style ng dalawang team. Yes. Ang kaso lang sa, sabi ko nga, hindi pa masyado pulido ang SCJ. Hindi pa. Kung napapansin mo, reaction nila sa mga nangyayari, medyo late. Mm-mm. So may late communication sila, yung reaction nila from one position to another position, mm-mm, medyo rin late. Mm-mm. So kailangan lang nilang puliduin pa yung kanilang mga tactics, yung kanilang mga depensa. Kasi yung chemistry nila. Tingnan mo naman ginawa ng GG2 sa nila. Sabi sa inyo, magpalit ng pangalan. Raging Bulls. The Raging, hindi, Raging Cebuanos. Raging Cebuanos. Diba? Raging Cebuanos. Dahil, tingnan mo naman, pa nag-execute sila, tawag namin dati doon, sagad. Sagad na sagad. Ang call doon, okay, we're going to, sige, mag-smoke na kami, mag-plumash kami, tapos sagad, pre, sagad. Mm-mm. Sasabihin namin yung first core namin, so yun yung attacker sa yung secondary guy. Mm-mm. Pag sinabing sagad, ibig sabihin, dire-diretso kayo, walang tigil. So, ganun lang ginagawa ng, ano, ng, it's working. Ng Gaon Gaming. It's working, man. Nakakatuwa. Minsan bunny hop, minsan takbo, minsan ewan ko ba. Diba? Tumatalo na. Klase talaga. Lahat nga eh. All the jumps. Makita nga natin dito sa highlights na to. Kung ano yung ibig sabihin namin pagpasok dito ng mga... Ayun, ito si Lemon, tinan mo. Pistol. I don't need the sniper. Pipistolin kita. Di ba? Pipistolin kita. Pero in speaking of sniper, he hits that. Oh, yan, oh, yun nga. Ang lakas. Oh, isa pa. Walang smoke. Where's the smoke? Oh, walang, asan yung smoke? SCJ, where's the tactics? Lemon, ang galing talaga. And this, Charles. Oh, wow. God, look at that. Golden headshot, one tap, lahat na. And it's crazy foreign force. Meron din mga misplaced talaga ang SGJ. Ang dami ng misplaced. Yung paggamit ng utilities, wala. Tama. Nakita mo, ilang beses lang pinasok si Lemon ng walang smoke. Tama. Diba? Ilang beses. Free kill lagi sila ni Lemon. Kasi, number one, yung sniper tumata. Ito, sayang to. Tira mo ito ginawa ni Ang dito. Sayang ang ganda to. Ng double kill niya dito. Ang ganda ng ginawa ni Ang dyan, actually. Yung crosshair niya, actually. Pero tira mo, ang bumawi doon si, ano, si Lemon. Eh. Oo, oh, ayun o. Nakahanap siya ng isa. Ayan, hulog na din sila. Now it's, ito, nakambakan pa natin ito ni SGJ. So, ito ang ganda ginawa ni Yobib Ace. Yobib Ace. Pero it's not enough to win the it's game. It's not. Yeah. Unfortunate nga talaga. Kasi they have no answer for that Raging Cebuanos. Eh. Wala silang sagot sa Raging Cebuanos.
Mahirap labanan ang Raging Cebuanos. The only thing that you can do sa Raging, mga ganong klaseng sagad na execution, is proper crossfire, proper bait and switch, and syempre tumama si Sniper. Tama. Pag hindi tumama yung Sniper mo, ma-activated ang Raging Cebuanos. Hanggang sa dulo yan, sasagaring ganyan. Tama. So dapat tumama ka. Mm-mm. Number one yan, para mapigilan mo yung mga ganong klaseng play, initial contact dapat sa inyo. Mm-mm. So, paano mapupunta sa'yo ang initial contact? Sniper mo dapat tatama. Yes. So, that's the problem. Tapos, wala silang established. Ang problema sa SGJ, pagkatapos mamatay ng initial contact, wala silang established crossfire para pigilan yung secondary push, tama. Secondary wave. Tama. So, wala silang sagot sa ganong classic playstyle. So, delikado sa SGJ yan. Kailangan pag-usapan. Paano natin pipigilan yung ganitong classic playstyle? Kasi hindi lang Gaon Gaming may ganyan. Sa natitira, wala na. Malinis din random eh. Malinis din kahit paano. Malinis eh, no? Ang random, malinis. Herbie GT malinis din 'yan eh. Malinis din gumalaw. Pero all other team magkakaroon ng hard time ang Gaon Gaming, lalo na sa mga structured na team. Yes. Sa structured team mahirapan sila. So far, nakita natin dito sa team ng Gaon Gaming team 2, no, yung story nila. Get upset, 'di ba? Nakakuha sila ng upset kahit papano doon against MACTA, one map. Ang galing. SGJ, ang galing upset. Ang galing ng Raging Cebuanos. The Raging Cebuanos, my God. They have a, if they, siguro, on yun nga sabi mo, diba? Onting disiplina, control discipline. Nakakiti tayo habang nakikita natin na yung habang sumusuot, tumatalon. Ibang klase. Umiikot. Lahat ginagawa eh. Naghahanap lang ng highlight reel eh, no? Oh, ibang klase. Kumbaga, ganun yung nangyari. Parang alam mo yun, parang naghahanap nga talaga, parang highlight lahat ng galawan. Oo. Eh. Oh, oh. Ang galing. Chaotic nga talaga chaotic, siya. Chaotic. Nag-strive sila sa chaotic situation. Oh, pero alam ko, pero I know what you've been trying to say nga dati pa. This team of GG2 nga, di ba, mas pwede pa sila mag-excel kung yung chaos pwede, na yun, kontrolado. Kontrolado. I mean, pag-aralan nila, konting disiplina, konting tactics, tapos i-input nila yung kanilang Raging Cebuanos. Yung disiplina nila lumalabas sa 2v1. Sa 2v1, naku, Diyos ko, 100% no? Walang talo, 2v1. Pag 2v1, panalo na GG2. Pag 2v1, wala silang tinapon. Wala. Ayaw nilang, talagang alam nilang kailan na i-close yung mga 2v1 situation. Tama, they play it, yun lang yung pinaka... book like pinaka book playbook nila ganito playbook ng GG2 Raging Cebuanos tapos 2v1 dapat sure win. Oo. Diba, true, sure win na disciplined activated tayo pag 2v1. Oo, it's yung pinaka na book yung pinaka basic na kailangan mo i-play sa 2v1. Dalawa lang rule nila. Yeah. Pag nag-execute tayo no hesitation. Oo. Pag 2v1 sure win. Oo. Pero dahil diyan pupunta tayo sa MVP ng laro na to. Ayun na nga, si Eloines. Oh my God, ito si Eloines, di ba? Yung map to ilang beses siya muntik ma-5v1. Muntik, pero still doon pa lang makikita mo rin yung discipline din ng SCJ. Asaan yung disiplina nila doon? 5v1 situation, muntik ka yung talunin ni Eloines mag-isa. Tsaka dito kay Eloines, he has clutch rounds na nag-matter yun talaga. Since kahapon. MACTA, kina-clutch siya MACTA, no problem sa kanya. Yes. Pati dito sa SCJ, no problem sa kanya. 14, 16, 19. Pataas na pataas. Pataas na pataas. Diba, painit na painit. Painit. At part siya ng Raging Cebuanos, ha? Oo. Diba, part siya sa sumusugod. Diba? Yun yung tanong mo sa interview. Pero ba iba yung pangalan mo? Pangalan ng team nyo? Pag-uwi natin pangalan ng team nyo. I mean, the way they refrag, my God. Mm-mm. Pero again, they will have a problem with team like MACTA. Yes. Maybe, Herbie GT. Herbie GT, yes. Herbie GT. Pati sa ano, actually, sa execration. Random. Kahit wala silang sniper. Ang problema lang ng execration, wala silang sniper. Mm. Pero dahil structured yun execration, magkaroon sila ng problema, actually. Wow. Actually, nakaharap nila ang Gaon Gaming, execration na, nung nag-champion ang execration. Mm-mm. Pag structured yung team, malaking problema sa Gaon. Napakalaking problema. Lumusot lang sila dito sa SCJ. Actually, SCJ is structured. Mm-mm. Kaso bago pa lang. Yes, bago yes, si yes. Ang, bago yung structure nila, bago yung rules nila. Siguro nga dapat, and I think because of that, since nga bago yung isang roster member nila, and the new style nga, malaking sabi impact mo. Yeah, malaking impact. And yung communication nila, yung chemistry nila, they need to kind of rebuild it then kahit paano. So it's difficult. Ang isang kasing, ang pinakamalaking impact kasi doon, ang bago nila is the IGL. Mm-mm. So it means yung playstyle nila magbabago. Okay. Diba? Well, alright, dito si MVP. Eloines. Eloines. Yes. Eloines, we will have an interview with you. Hello, Eloines. Nandiyan ka ba? Rinig mo ba kami? Oo, rinig. Hello. Ayun, Eloines. Ayun.
unang sasabihin namin, gusto namin sabihin sa inyo, siguro nakikinig kayo. Pwede bang wag na kayong maging team 2 ng Gaon Gaming? Pwede bang ano na lang kayo? The Raging Cebuanos. Pwede ba? Diba? Para mas pogi. Mas pogi. Kasi yung playstyle nyo, we were parang bilib na bilib kami sa playstyle nyo. Parang pag nag-execute kayo, no holds bar eh. Parang sige, sagat natin ito, tuloy-tuloy. Walang makakapigil sa atin. Ganun ba yung mindset ng team mo? Oo. Ganun talaga. Pero ito yung isang importanteng question ko, Eloines. Anong pagkakaiba? Parang sa MACTA, mas nire-respeto nyo yung firepower nila kumpara dito sa SGJ. Dito sa SGJ, parang alam nyo talaga na kaya-kaya nyo sa barilan to eh. Mm-mm. Ganun ba? Paki-explain nga sa amin. Hindi na. Wait lang ka na. Okay, pause boses ko. Ah, paos. Okay lang. Given yan pag nagtuturnament eh. Oo. So yeah, ayun nga. Eloines. Ito. Narinig mo ba yung question namin? Narinig mo ba yung question namin? Okay, pakiulit pa. Okay, paulit daw. Marina ba yung mic ko? Rinig. Okay. Ang question ko is, yesterday, nung kalaban nyo itong MACTA, eh, nire-respeto nyo masyado yung kanilang firepower. Mas nire-respeto nyo ba ang firepower ng MACTA kaysa dito sa SGJ? Nire-respeto din namin ni SGJ. Yung firepower nila? Oo. Pero bakit? Kasi naka-represent sila sa Korea. Okay. Mm-hmm. Pero bakit yung playstyle nyo ay iba sa MACTA kumpara dito sa SCJ? Kasi sa MACTA, medyo hesitant kayo. Medyo mas mabagal kayong kumalaw. Dito sa SCJ, talagang sinasagad nyo sila. Parang we don't respect the defense na pinapakita ng SCJ sa inyo. That's what we're seeing while watching you. Parang talagang you're just going to execute straight up, no hesitation. Parang sabi ko, you don't care. And it works. Yes. Yeah. Parang nakakuha kasi kami ng momentum eh. Oo. Kaya yun. Okay. So sinasabi mo dahil sa momentum na yan, na karoon ng confidence. Oo. Ano yung nararamdaman nyo dun sa last one na lang kayo pero nahabol pa kayo? Dahil it's because ang pinag-uusapan namin ng partner ko rito ni Ral, parang nagkaroon kayo ng hesitation dun sa last one eh. Nung last one na kayo, biglang nagiwahiwalay kayo, hindi nyo ginawa yung sama-sama na usual na ginagawa nyo na gumagana sa SCJ. Bakit naging ganun yung mindset nyo? Ba't bigla nag-iba yung playstyle nyo dun nung nag-last one na kayo? Na-pressure ba kayo? Oo, na-pressure din kami dahil napipitas kami sa attic eh pag pumupunta kami sa HM. So malaking impact din talaga sa playstyle nyo pag gumagana yung sniper ng kalaban nyo? Oo. Okay, ito naman si partner. Nahihirapan kami pumasok. Okay, ito, last question ko sa'yo, Eloines. Sa mga future games nyo, sino po yung pinaka number one team na hinihintay nyo labanan buong tournament na to? Wala, lahat. Lahat? May message ba kayo sa mga lalabanan nyo? Mabait to si Eloines. Good luck na lang sa atin. Good luck na lang sa atin. Eloines, by the way, ikaw yung ating MVP at napaganda na yung pinakita mo. Kahapon pa, binabantayan ka namin ni Ralph. Napaganda ng mga congrats sa'yo. MVP ko na yan. Okay. And dahil dyan, ang interview natin dun kay Eloines. Ang bait nga talaga ng bata. Diba? Ang bait ng bata. Pero diba, inamin din niya na napakalaking impact sa kanila pag tumatama yung sniper ng kalaban. Mm-mm. So nagbabago nga talaga yung playstyle at hence, revenge. Diba? Tama. Si revenge kahapon, it's rolling yes, eh. Yes. So talaga nagbago yung playstyle nila. Kaya iba yung playstyle nila kumpara dito sa SCJ. Oo nga. And sinabi nga ng bata, it's very obvious din since sabi niya, paos siya. And since sabi na nervous sila, emotional din tong team na to. So, once they get the momentum, doon sila nag-raging si Buanos. Oo. Pag wala, di mahirapan na din talaga sila. Di ba, sabi ko nga, talagang nabasa rin natin sa atin na nung last one sila, nagbago yes. playstyle, kinabaan sila ng yes. pressure. Na pressure nga talaga sila diyan and but with that they got enough momentum to win those to win the last map yes. and they won it all and congratulations once again nga dun sa team ng Gaon Gaming ito, team 2 go tingin mo ba they can keep this up against other teams it's gonna be difficult other structured team more structured than SCJ kasi sabi ko nga ngayon ang SCJ kulang sa structure kung nakuha nila yung disiplina kaya nila yan it's not going to be that fast.
it's good. For the whole tournament, it's not going to win. Kasi kung ano yung nasa DNA nila, ito yan ha, the team will work, will play, kung paano ang play style ng IGL. Oo. So if the IGL will not change, they will play the same. Ito, pero the good thing about sa side ng GG2, tapos na sila lumaban against Makta. Makta, sa, yung dalawang malakas at din. At yung SGJ. Yung susunod na nang lalabanin, Herbie. Herbie GT. So, that's the only team they need to worry about. Tsaka next week pa sila, lalaban, they still have a lot of time to prepare against that team. Oh, yes. Oh, yes. Pero, if, again, if I'm afraid for them, for Herbie GT, kasi we're going to see Herbie GT later. Yes. Makikita mo yung structure sila. At ang kalaban nila is going Makta. To be Makta. Yeah. Okay, Makta is it's the juggernaut of the Philippines. Mm-mm. Pero you will see how they will handle Makta. Mm-mm. Pero yan, it's not going to be an easy match pa rin. It's okay. Not at all. Pero mamaya pa rin yan. At mamaya, we're gonna have our second match. Pero before that, we are going to go on a break. Please stick around with us after this. Alright, see you later.